أحسن قولا ممن دعا إلى الله أحسن قولا ممن دعا إلى الله. Okay, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon araw na ito, mga kapatid, alam natin naka-quarantine pa rin tayo, so ito lang po yung paraan para mabigyan natin ng pagpapahalaga yung oras natin ay maituro natin ang faraid sa ang sulok ng mundo ngayon, sa sino mang interesado na pag-aralan ito. At pangalawa ay pangatlong araw na po natin ito sa faraid. At gaya po ng sabi ko, after 10 days, inshallah, magbibigay po ako ng tanong, at sa unang 20 na maka-perfect sa faraid na ibibigay kong mga katanungan ay bibigyan po natin ng 500 pesos. So ang prioridad po natin dito, lalong-lalo na po yung mga kapatid natin na nasa Pilipinas, bukod sa sila ay natuto na po sa faraid, ay matutulungan pa po natin sila ng pinansyal, at least maibili po nila ng bigas o ng mauulam nila. At inuulit ko po, bago po ako magsimula, kung sakali na mayroon pong gustong mag-sponsor ng ilang winner natin, inshallah, ay pwede po kayo mag-PM sa akin. Actually, meron na po tayong ilan na mga kapatid na nag-sponsor po sa atin na magbibigay ng premyo sa ilang mga winners natin, inshallah, after 10 days. So, ang sino mang gustong magbigay ng tulong o mag-sponsor ay pwede po silang pwede pong mag-PM na lang po sa akin, inshallah. So ngayon ay sisimulan na po natin ngayon ang ating ang pagpapatuloy ng ating talakayin sa faraid. At kahapon medyo nahirapan po yung iba, so ngayon fufukusan natin ngayon ang mana ng mga anak at apo. So itong pangatlong araw natin sa pag-aaral ay fo-focus po tayo sa mana ng mga anak at apo. Okay? So sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, binanggit natin, gusto niyo po buksan niyo po yung Quran sa Surah An-Nisa. Surah An-Nisa aya 11. So ang pinakauna, nabanggit ko na po kahapon. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yusikumullahu fi awladikum lidhakari mitlu hadzil unsayin. So ang mana ng mga anak, mga kapatid, kapag kami namatay, ang mana ng mga anak kung nagsama ang lalaki at babae ay 1:2. Okay? So una na binanggit ng Allah, paano ang mana nila? Bint. So, hindi po makaunawa ng Arabic, i-Tagalog nyo na lang po. Ang basa po dito ay bint, kasi mas madali po kasi isulat pag naka-Arabic. Ang ibig sabihin po ng bint ay anak na babae nung namatay. Halimbawa, ako namatay, yung anak kong babae. So, yan po ang tinutukoy, bint. Then, ibn. Ang ibig sabihin po ng ibn, ang ibig sabihin po ng ibon ay anak na lalaki nung namatay, yung anak niya. Okay, para yung hindi po makaintindi ng Arabic ay maunawaan niya po itong sinulat ko. So ang ibon, yung anak na lalaki. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, malino po ba, mga kapatid? Clear san ko na? Pata clear? Sulat ko eh? Okay. Ulitin ko, ang tinutukoy dito ay anak na babae. Mamaya hindi ko na itatanggalin ko na po ito.
Even anak na lalaki. So yan pang ibig sabihin ng iban sa mga hindi po makaunawa ng Arabic. Ang sabi ng Allah, لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ, na kapag kayong namatay, ang naiwanan niya na tagapagmana, ika nga, ay mga anak na naghalo ang lalaki at babae. So ang mana ng bawat lalaki ay dalawa, at ang isang babae ay isa, doble ang mana. So ganito po ang formula, para po hindi po kayo malito. So ganito po. So inshallah yung ano, isulat nyo na lang po. Ibn is anak na lalaki, ang bint is anak na babae. So ganito po ang formula, lalagyan natin ng table. Bint, pagka namatay, mayroon siyang naiwan na isang anak na babae at isang anak na lalaki. So ganyan po, para hindi po kayo malito. Ganyan. Okay. Siyempre magkapatid yan, naiwanan nung namatay yan. So ang gagawin nyo po, para po makuha po ninyo paano po hatiin ang kanilang mana, yung bint dito, lagyan mo lang dito ng 1. Yung anak na babae, lagyan nyo po ng 1. And then yung iban, lagyan nyo po ng 2. Yan. Ganyan po ang paghati ng mana nila. Hindi po kasi tukoy ang kanilang mana. Ulitin ko, ito po ang tawag po sa kanila ay asaba. Ang tawag po sa kanila ay asaba. Ano po ang ibig sabihin ng asaba? Ang ibig sabihin ng asaba ay yung mga tagapagmana na magmamana sa matitirang mana pagkatapos itong hatiin. So ulitin ko, ang tinutukoy sa salitang asaba ay ang tagapagmana na siyang tatanggap nung natirang mana pagkatapos hati-hatiin. So kung uunawain natin, ang asaba, mahuhuli siyang tatanggap ng mana, last siyang tatanggap ng mana, kasi hahatiin muna natin sa mga tukoy ang mana. Ibibigay muna natin sa tatanggap ng 1/4, tatanggap ng 1/2, then kung ano yung matitira, kung ano yung matitira na pera. So ang tawag sa tatanggap na yun, asaba po ang tawag doon. Okay, asaba po ang tawag sa kanila. Kaya po ang bint at saka iban, kabilang sila sa asaba. Kabilang sa asaba kapag kanagsama ang magkapatid na babae at magkapatid na lalaki. Okay, sana nasusundan po ninyo. Kaya itong dalawang ito, sabi ko nga, darating tayo sa pagpapaliwanag sa mga uri ng asaba. So itong dalawang ito, bilang pambungad, partial na kaalaman para sa inyo, ang tawag sa kanila, itong dalawa ay asaba bil ghair. Asaba, ang tawag sa kanila ay asaba bil ghair, kasi nagsama yung dalawang magkapatid na lalaki at babae, kaya ang tawag sa kanila ay asaba bil ghair. Hindi tukoy ang kanilang mana, pag nagsama ang magkapatid na babae at lalaki. Pasensya na po mga kapatid, pagka medyo inuulit-ulit ko para po mas malinaw, kasi talagang napakahirap po ito. So mas mainam na uulit-ulitin ko kaysa naman magpapatuloy ako tapos hindi nyo naman po naunawaan. So ngayon, kapag kayong namatay, nakaiwan siya ng anak na babae at anak na lalaki, simple lang po ang gawin niyo mga kapatid. Yung anak na babae, ilagyan mo ng 1 sa harap, sa tapat niya. Then yung iban, lagyan mo ng 2. Pero sa Arabic kasi, ang ilalagay yan sa kanilang dalawa ay ba. Sa kanila kasi matitira, baki. Ang ibig sabihin ng ba, baki yung matitira. So maghihintay sila. Maghihintay sila. So bibigyan natin ng sample. Halimbawa mga kapatid, ang pera po, ang paghahatian nila ay 150,000, yan po, pesos. Okay? Kasi nga po, hindi po tukoy ang kanilang mana . So 150,000 yung pera, tama po ba? So ngayon, paano hahatiin dito sa dalawang magkapatid na naiwan nung namatay na lalaki at babae? Nakita nyo po, nilagyan ko po ng 1 yung babae, tapos yung iban dalawa, kasi doble kasi ang mana niya . So yung iban dito, katumbas niyan, dalawang lalaki yan nakalagay dyan, katumbas kasi niya, dalawang lalaki. Tapos yung 20 isa lang niya. So ano pong gagawin natin? Halimbawa, tapos na pong hatiin yung mana. So ang natira po ay 150,000, tama po ba? So paano hahatiin sa kanila yung 150,000 sa dalawang magkapatid na ito? Simple lang po.
dalawang lalaki, 2 plus 1, 3. Tama? Okay? So gawin niyo po, i-divide po ninyo yung 150,000 sa 3. Okay? So nakita niyo, 150,000 divided by 3, siyempre ang lalabas po diyan, ang lalabas po diyan ay ganito. Okay? So ang kanilang mamanahin 2. So pag dinivide natin 'yan sa 3, yung kanilang mana, so ang lalabas po diyan sa total ng 150,000 is 50,000, di po ba? Okay? Suburahin ko muna 'tong sa taas. So ang lalabas po ay 50,000. Tama po? Nakita niyo po yung total. Yung 3 na yan, nakuha ko, itong dalawa sila, 3 po yan kasi sila. So, dinivide natin yung 3 sa 150,000, ito po yung paghahatian nilang dalawa, yung 150,000. Ngayon, ang total is 50,000. So, ganito pa rin po kayo malito. Yung 20, di ba 1 po yan. So, 1 times 50,000, so, bigyan nyo po siya ng 50,000. Tama. Then yung even, ang nakalagay dito is 2 kasi dalawa yan siya, di ba? So 2 times 50,000. So ang lalabas po yan na po. So ganito po ang mana nila. Okay? So ang mana nila ngayon ay ang anak na babae ay magmamana ng 50,000 mula sa 150,000 at yung even ay magmamana ng 100,000 mula doon sa 150,000. So naubos na nila yung natira. So nakita niyo po, napansin niyo? So kung papansinin niyo, doble po ang mana ng lalaki sa kanyang kapatid na babae. Na doble po. So ganyan po ang paraan ng paghati sa kanilang mana. Okay, ngayon ang tanong, paano kung dumami sila? Ha, magkakapatid, hindi lang isang babae, hindi lang isang lalaki. So, madali lang po yun. Okay, tingnan nyo ha. So, ang gagawin natin, ganito. Halimbawa, dumami. Paano po ba malalaman ang kanilang mana? Halimbawa. So, dagdagan pa natin. Dalawang magkapatid na babae. Then, dagdagan pa natin. Isa pang kapatid na babae. Ibig sabihin, tatlong magkakapatid na babae. Then, meron silang kapatid na 1, 2, 3 kapatid na isang lalaki plus isang lalaki pa. Okay? Isang lalaki plus isang lalaki pa. Okay. So dinamihan natin ngayon para maalam nyo kung paano hatiin. Even plus even. Okay, so ilan ngayon? So mayroon tayong tatlong magkakapatid na babae at saka dalawang lalaki. So anong gagawin natin? So bawat isa sa kanila 1 1 1. So bawat yung lalaki naman, lagyan mo ng 2 2 2. Yan yung tinutukoy, o yan yung kahulugan na sinabi ng Allah na 1 is to 2. 1 is to 2. So bawat lalaki ang mana ng lalaki ay doble, ha? Ang mana ng lalaki ay doble sa mana ng kanyang kapatid na babae. Okay? So ngayon, so paano po ang total niyan? Halimbawa, ganun pa rin, ang pera po ay 150,000. Okay, so ang pera po ay 150,000. So yan po ang paghahatian nila, di po ba? So ang natirang kayamanan na paghahatian nila halimbawa ay 150,000. So itong mga magkakapatid, ilan silang magkakapatid dito? Tatlong babae at dalawang lalaki. So ilan ang total nila? 2, 4, 5, 6, 7.
So, i-divide natin sa 7 itong ano, 150,000. Okay? So, may narin tayo sa ano. Sandali lang po. Kailangan. So, hindi naman tayo magaling sa math. So, kailangan natin ng calculator. Okay? So, i-calculate natin. So, 150,000 divided by 7. So, ang lalabas po ay 21,000. So, ito pang lalabas. 21,428.571. So, yan po ang lalabas. Okay? So, ilagay nyo dito sa harapan nila. Sa harapan nila. Kasi asa ba sila eh? So, sa faraid, ilalagay natin sa harapan nila muna na sila ay asa ba. So, lalagyan natin halimbawa ang lahat ito sila ay ba. So, sa kanila kasi matitirang mana. So, ganyan. And then, ilagay natin ang mana ng bawat isa sa harapan nila. Kung magkano ang mana ng bawat isa sa kanila. So, paano yun? So, ganun lang. Di ba, nakita nyo po yung lumabas na 21,428. So, i-multiply mo lang sa 1. Kasi ang lumabas dyan na mana, yan na po yung mana nung ano, yung total dyan, yan po yung mana nung babae. So, 1 times 21. So, ilan? 21,428.571. Okay? So, 21,428.571. 21,428.571. Kasi i-multiply lang po natin sa bilang nila eh. And then yung mga lalaki, nakita nyo naman dalawa yan. So times 2. Okay, so times 2 natin. Times 2, ang lalabas po ay 42,857.143 pesos. 42,857.143. Okay, so yan po ang kanilang mana. Ito po ang mana nila sa pera. Okay? So yan na po. So, nakita niyo po kung paano po. So, bawat isa sa kanila, kahit saan natin ihambing ang mana nung lalaki sa kanyang kapatid na babae, doble palagi ang mana nung lalaki. Ihambing mo ito sa kanyang kapatid dito, sa kanya dito, 21,000, sa kanya, 48, doble pa rin. Ihambing mo ito sa kanyang kapatid, ganun pa rin, 21,000, sa kanya, doble pa rin. So, dapat 1:2 ang mana ng kanyang kapatid na lalaki mula sa kanyang kapatid na babae. So, ngayon, bago ko po iwanan itong mana ng lalaki at babae kung paano po hahatiin ang kanilang mana, ay maaari ko po bang malaman naunawaan po? Okay? Maaari ko po bang malaman kung naunawaan po? Pa-comment lang po mga kapatid. Malinaw po ba itong ano? Malinaw po ba itong una na paraan ng mana kapag naghalo ang lalaki at babae mula sa anak mong namatay, paano po hahatiin? At ang tawag sa kanila ay asaba bilghair. Hindi po tukoy ang mana nila pag nagsama po ang magkapatid na lalaki at babae. Tandaan niyo po mga kapatid, nasa anak pa lang tayo. Ah, wala pa po tayo sa apo. So, medyo nag-stop po yung ano ko. At silipin ko muna. Pa-comment lang po kung malinaw bago po ako magpatuloy. Ay mahirap na po magpatuloy tayo tapos hindi po malinaw. Pa-comment lang po mga kapatid kung naintindihan po ninyo na mabuti yung ano, yung paraan ng mana ng mga anak kapag ka naghalo po ang lalaki at babae. So, please comment kung malinaw bago po ako mag-i-step sa susunod na ano, anak. So, ganyan po ang paraan po ng paghati ng mana ng lalaki at babae, mga kapatid. Pag naghalo po ang lalaki at babae, simple lang po, lagyan niyo lang po ng 2 yung lalaki, bawat lalaki 2, tapos yung babae 1-1 lang po. Ustad, naiintindihan po ng maayos. Alhamdulillah. So, ako po ay nagpapasalamat. At malinaw po pagka naghalo po ang lalaki at babae. Okay, so malinaw. So, ibig sabihin, kung may nakapag-comment ng malinaw, so, next tayo. Okay. Yan po yung number 1, ha? Pag number 1 po yan. Tandaan nyo po, yung mga nagtitake note po. Number 1 po yan. Pag naghalo po ang lalaki at babae,
Bakit naman ang kapatid ng lalaki, ang kapatid ng lalaki, doble sa one? Yan po kasi ang Sister Mariam, yan po ang sinabi ng Allah. Makatarungan po ang Allah. Ganun po talaga. Doble po talaga ang kanyang mana. Okay? So, okay, alhamdulillah. So, Sister Mariam, ganyan po ang kanilang mana. Doble po. Yan po kasi ang sinabi ng Allah sa Quran. Mababasa niyo po sa Suratul Nisa, verse 11. Okay, so next. Okay, so dapat na-take note nyo. Next, burahin natin. Fayangkunna nisaan focus na tayni falahun na sulu sa matarak. Okay, tingnan nyo ha. Pangalawa, number 2. Bakit daw double ang lalaki kaysa babae? Ah, nasagot na po, brother, ano, Mac Mangagaw. Double, isa sa mga dahilan, di ba, nabanggit ko na po kahapon. Isa sa mga dahilan kasi ang lalaki kasi mas malaki ang pangangailangan. Siya ang gagastos, siya ang mag-aasawa, magbibigay ng dori, maghahanap buhay. So maraming mga pangangailangan yung lalaki na kaysa sa kanyang kapatid na babae. Kasi yung babae, pag kinasal yan, siya pang bibigay ng dori. Sa bahay lang naman siya, yung kanyang asawang maghahanap buhay. So maraming mga pangangailangan ng lalaki kaysa sa babae pagdating po sa paggastusin. So yan po ang isa sa mga dahilan na sinabi ng ating mga ulama. Okay? So pangalawa po, sabi ng Allah sa Quran, kung nakafollow po kayo, buksan nyo lang po yung Quran sa Suratul Nisa, verse 11. Yan po ang ibig sabihin ng sinabi ng Allah na lidzakari mithlu hadzil unthayain. Okay, so ngayon, dadako tayo ngayon sa kasunod. Kapag kayong anak, number 2 na situation, kapag ka ang anak nung namatay ay puro babae na ang pinakamababang bilang nila ay 2. Okay? Puro babae na ang pinakamababang bilang nila ay 2. So sana po malino po. Kanina po pag nagsama ang lalaki at babae. Lalaki at babae nagsama sa mana. Ngayon, wala silang kasamang lalaki. Puro babae lang. So puro babae lang sila ngayon. Okay. So ngayon, puro babae. Okay, nakita niyo puro babae. Na ang pinakamababang bilang, 2 po. Fa in kunna nisaan, sabi ng Allah, kapag sila ay mga babae, plural, na ang bilang nila ay magsisimula sa 2 pataas. So dapat 2 po. Pwede pong maging 3, pwede pong maging 4, maging 5, maging 6 na puro babae lahat. Paano naman ang mana kung wala silang kasamang lalaki na babae lahat yung magmamana? Kapag ka ang bilang nila 2, pinakamababa po ang 2, 3, 4, 5, depende po, basta 2 po pinakamababa, ang mana po nila ay falahun ng thulutha ma tarak, sabi ng Allah. Oh, yan po ang kanilang mana. Ang kanilang mana po ay 2/3. Puro babae. Kung dagdagan pa natin ng isa pang babae, 2/3 pa rin po. Kung dagdagan pa natin ng isa pang magkakapatid na babae, 2/3 pa rin po. So hindi po magbabago ang kanilang mana, hanggang 2/3 lang po ang kanilang mana. So inshallah. Okay? Sandali lang po. So 2/3 po ang kanilang mana. So paano 'yon? So ganito po, ha? Tingnan niyo, ha. Kapag po sa tanong ko, mga kapatid, pag po ako magtatanong sa 10, 10 araw na po, ganito po dapat ang pagsagot nyo, ha. Halimbawa, bint. Halimbawa, 2 bint. So, ang gusto kong pagsagot, ganito po ang paraan ng pagsagot. Halimbawa, 2 yan sila. So, dito sa gitna nila, ilagay mo yung 2/3, ganyan. Huwag nyo po muna, huwag nyo agad ilagay ang pera agad. Huwag po ganun. Para alam ko kung paano nyo nakuha. Then, ganyan nyo po. Ganyan pang pagsagot sa faraid. And then, ilagay nyo sa hatapat nila yung pera. Pagka nahati na po yung pera, ganyan. Ganyan pong tama. Nakalagay muna kung magkano ang mana niya, and then yung pera na. So, halimbawa, ang mana ay 150,000. Okay? Yung namatay po, umiwan po siya ng 150,000 na pesos. So, tingnan nyo kung paano ko hatiin, ha? 2/3, tama po ba? Magkano ang 2/3 ng dalawang babae mula sa 150,000? So ganito lang po.
Kunin niyo po yung sa baba, yung 3. Itong 3 po na yan. Okay. Ibaba natin ng konti. 150,000. Kunin niyo po yung 3. Ah, yung 3 po sa baba. Yan. 150,000 divided by 3. Okay, so magkano po lalabas, mga kapatid, brothers and sisters? 50,000. Tama po ba? Okay, so nakita niyo po yung sa taas na 2. Okay, i-multiply mo naman sa 2. Yan. Okay, sa mga... yan po yung aking paraan para po maintindihan. So times 2, ang lalabas siyempre is 100,000. Tama po ba? Okay, para hindi na po madubli pa yung paglagay mo dito. So tingnan nyo, ang mamanahin, ang two-third ng 150,000 ay 100,000. Tama po ba? So ilan tong dalawa? O ilan yung magkapatid? Siyempre, dalawa lang. So 100,000 yung mana nila. So i-divide mo na naman, yung 100,000 na yan, i-divide mo sa kanilang bilang. Kasi dalawa lang naman yan sila, di ba? So dalawa. So ibig sabihin, hahatiin mo sa kanilang dalawa. So magkano ang mana ng bawat isa? So ang mana ng bawat isa mula sa two-third ay 50,000. Kita nyo? So yan. O, tapos na po. Yan po ang mana nila. Pagka wala silang kasamang lalaki. Puro babae lang po silang magkakapatid. So two-third. So kukunin natin agad yung mana. Hindi kagaya ng asa ba? Huli. Ipapahuli natin silang bigyan ng mana. Hindi katulad ng bin. Ay tukoy ang kanilang mana. Ang tawag naman sa tukoy ang mana sa wikang Arabic ay farb. Ang tawag sa ganito, yung tukoy po ang kanyang mana, kagaya po ng two-third, ang tawag po dyan sa wikang Arabic ay farb. Yan. Yung tinatawag nilang ashabul furud. Yung mga tao, yung mga tagapagmana na tukoy ang kanilang mana, kagaya ng two-third, so ang tawag sa kanila ay farb. Pag naman hindi tukoy ang mana, ang tawag sa kanila ay asaba. Ha? Ang tawag sa kanila ay asaba. At nabanggit ko kanina na kapag ka ang lalaki at babae na magkapatid ay magkasama, isa lamang sila sa uri ng asaba. Ang tawag sa kanila ay asaba bil ghair. Asaba bil ghair, 1:2. Okay, ngayon. Fard ang tawag dito kasi tukoy ang kanyang mana. Okay, ngayon. Paano kung dumami ang bint? Okay, paano kung dumami sila, yung magkakapatid na babae na puro babae? Tandaan niyo, ang pinakamababang bilang natatanggap ng two-third ay dalawang magkapatid. So, dagdagan pa natin, mayroon pang bin. Okay? Then, plus bin. So, apat na magkakapatid na babae lahat. So, ganito pang pagsagot sa faraid, ha? Pagka sa final exam, sa tanong ko, lagyan niyo po dito, ganyan po. Kasi lahat naman po yan sila, eh. So, ganyan po. Yan. Ganyan po ang tamang pagsagot. Sa faraid, ilagay niyo po sa gitna nila ang two-third kasi two-third yan sila lahat. Yung apat na magkakapatid na babae, two-third yan. Okay? So, ganun din po, ang two-third ng 150,000, walang nabago. 100,000 pa rin yan. So, i-divide natin sa ilan? I-divide natin sa apat, di ba? 1, 2, 3, 4. Apat yan sila. So, ilagay mo dito, 4. So, 100,000 divided by 4. So, ang bawat isa sa kanila mga kapatid ay tag 25,000. Kita nyo po? Okay, so tapos na. O yan, pagka dumami sila. So, inshallah, malino po yung pangalawang situation. Kapag puro babae ang anak nung namatay, paano ang mana nila, ang pinakamababang bilang nila ay dalawa, pataas po. So, two-third. So, alam nyo na kung paano kukunin ang two-third nung pera. Okay? Ang tanong ni Mac Mangagaw, inshallah, si Brother Mac Mangagaw, saka na po ang sagot dyan. Ang importante, malaman nyo po muna kung paano po bibigyan. Ang tatanggap nung matitira, ang tawag sa kanila ay asaba. Kasi iisa-isahin muna natin. At mauunawaan din po rinyo, pagkalipas ng mga mahabang pagpapaliwanag natin, malalaman nyo po kung saan mapupunta yung matitira. Ngayon, siyempre, may natirang 50,000. Huwag nyo na po munang isipin yan. Ang isipin nyo po muna ngayon, para po hindi po maghalo, isipin nyo po muna paano ang kanilang mana. Huwag nyo po munang isipin kung saan yung matitira. Di ba, may natirang 50,000? So, huwag nyo po munang isipin. Saka na po yan. Focus po muna kayo ngayon sa kung ano po yung nakikita nyo. Inshallah.
Okay, so alam ko yung iba nagtanong, saan daw mapupunta yung 50,000? Okay, tiis-tiis muna, tiis-tiis muna. Yung natira, saka na po, ipapaliwanag ko po sa inyo inshallah. Darating po tayo dyan. Darating po tayo dyan. Ang importante, alam niyo po paano sila bigyan muna ngayon. Kasi nagsisimula pa lang tayo para hindi po maghalo. Okay. So, ibasahin ko muna yung comment para po bago ako magpatuloy kasi mahirap po magpapatuloy ako tapos hindi pala naiintindihan. Okay, comment. Next comment. O next na tanong, malinaw po ba ang pangalawang situation? Kapag ka ang naiwan naman nung namatay ay puro babae na pinakamababang bilang ay dalawa? Comment lang po kung malinaw bago po ako magpatuloy ulit. Okay, comment lang po kung malinaw. Pa-comment lang po kung malinaw po itong pangalawang situation na kapag ang namatay ay nakaiwan ng puro mga babaeng anak, paano o magkano ang kanilang mana at paano hahatiin sa kanila? Pa-comment lang po na malinaw mga kapatid. Mukhang may naka-ano pa, may naka-angry pa na ano, angry bird na nag-comment, ha? Mukhang galit. Hindi ko alam bakit galit 'yan. Galit siguro, baka nalito na. Okay, alhamdulillah, malinaw. Okay. So ngayon, so alhamdulillah, malinaw na po. Sinabi po ni Hamza, mashallah, ang ganda ng pangalan. Ha at saka Hamza. Okay. So maliban po kay Hamza, meron pa po bang magko-comment dyan na, na magsasabi na malinaw? Malinaw po. Okay, alhamdulillah. Okay, malinaw po. Ustad, malaking tulong ito sa akin. Alhamdulillah. Malinaw. Okay, next. Okay, so take note nyo po. Pangalawang situation, puro magkakapatid na babae, two-third ang mana. Okay? Paano kukunin ang two-third? Tinuro ko na po paano kukunin. At i-divide mo na lang sa dami nila. Mm-hmm. Next. Pangatlo po na situation. Kung nakafollow po kayo sa tafsir ng Suratul Nisa verse 11, sinabi pa ng Allah, فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ مَا تَرَكَ. So sabi ng Allah, pangatlo, kapag daw ang naiwan ay isang babae daw, nakita nyo, pag isang babae lang, napakadali. Ang mana niya ay kalahati. Wala siyang kasama. Kapag kayong naiwan nung namatay, halimbawa po, tayo po namatay, naiwan po natin yung anak natin na babae, o kaya ikaw may asawa ka, sister o brother, tapos namatay si Mrs. mo o si Mr. mo, tapos ang anak nyo ay isang babae lang, so ang mana po niya ay one half. Ang mana po niya ay one half. So, napakadali. Ano pa bang kukwintahin natin na mahaba? Halimbawa, 150,000, okay? So, ang mana po niya, mga kapatid, kapag siya ay isang anak na babae lang, ibig sabihin, ano bang tawag doon? Sa amin, tunggal. Yan. Okay. So, ang mana po niya, magkano po? One half. Kasi mag-isa lang naman niya na naiwan nung namatay. Diba? Isa lang ang anak nilang babae. So, one half. So, magkano pong one half ng 150,000? Ang one half po niya ay, magkano po? 75,000. Okay? Yan. Okay. So, yan pong sinabi ng Allah. Kapag isang anak na babae, ang kanyang mana ay kalahati po. So, 75,000. Okay, so pangatlong situation, kung ang tanong naman ninyo, kung isang kapatid na babae, magkano po ang mana? Kalahati po ng mana. Sa kanya po mapupunta yung kalahati. So, 150,000, hatiin mo lang sa dalawa. So, ibigay mo sa kanyang kalahati. Yan po ang mana ng anak na babae. Kapag kaisa lang po niya. Okay? Okay, next po. Bago po ako magpatuloy ngayon, kasi pangatlong situation po. Kasi habang tumatagal po, pahirap po ng pahirap to. So huwag niyo pong kalimutan. Ganito po ang kanyang mamanahin kapag isa lang po. So pangatlo po yan. Pangatlong situation kapag ka ang anak nung namatay ay isang babae lang. Okay, so bago po ako magpatuloy, malinaw po ba yung pangatlo? Bugtong na anak. Yan, malinaw. Nakalimutan ko, bugtong na anak. Ika nga, kapag ka ang bugtong na anak ay isang babae, ibig sabihin wala na siyang kapatid. Kung ang namatay ay meron siyang bugtong na anak na babae, so one half. Okay? Yun. Maraming salamat, Brother Arif, sa pagbigay ng kaalaman sa wikang Tagalog.
ng nag-iisang anak. Okay? So, malinaw? Okay, pa-comment lang po yung pangatlong ano, pangatlo po, kung malinaw po, yung mana ng bugtong na anak na babae. Pa-comment lang po para po malaman ko kung naintindihan po. Pa-comment, mga kapatid. Saan mapupunta ang kalahati? Okay, parehong tanong ni Sister ni Ameril Abbas. Ma'am, saka na po yung mga nagtatanong po, kung saan po mapupunta yung kalahati, huwag niyo po munang isipin 'yan. Darating po tayo diyan, inshallah. Darating po tayo. Okay, ulitin ko po yung mga nagtatanong kung saan po mapupunta yung kalahati, relax po kayo. Relax lang po. Maiintindihan din po ninyo, inshallah. Ang importante po muna ngayon, unawain niyo po muna kung magkano po yung mamanahin. Tungkol naman po sa matitira, darating po tayo diyan, inshallah. Step by step po tayo. Okay, so alam ko po yung iba. Basta sumunod lang po kayo, sumunod lang po tayo. Okay, alhamdulillah, malinaw. So okay, alhamdulillah. So next. Okay, so nasusundan niyo naman po yung inshallah. Paano magmana? Number 4 na tayo. Number 4. Okay, so yung number 4, hindi po nabanggit sa Quran. Nabanggit po sa Hadith. Paano kung ang anak niya ay lalaki lang? Bugtong naman. Bugtong na lalaki. O kaya, ay may kasamang kapatid na lalaki. Wala pong pinagkaiba. Kung ang tanong, number 4, bugtong na anak na lalaki. Okay? Ang tawag sa kanya, asaba. Ang tawag sa kanya, asaba. Anong uri ng asaba? Hindi tukoy. Kapag ka-iban, hindi po tukoy ang mana. Pag sinabi po natin na asaba, hindi tukoy ang mana. Kung ano po yung matitira sa mana, yun po ang kanyang tatanggapin. Yan po ang tinutukoy na asaba. So ang tawag sa kanya, anak na lalaki, asaba bin Nafs. Yan. Ang tawag sa kanya, asaba bin Nafs. So kanina pag magkasama yung magkapatid na lalaki at babae, i-take-note nyo lang po ha, pag nagkasama yung magkapatid na lalaki at babae, ang tawag sa kanila, asaba bil ghair. Kunin lang po natin yung terminology, then yung isang lalaki lang, ang tawag sa kanya, asaba bin Nafs. Okay? Asaba bin Nafs. So magkano yung mana niya pag asaba? So siyempre maghihintay siya na hatiin muna yung mana. Okay? So ngayon, kapag ka ang kayamanan ay 150,000, okay, so wala nang tagapagmana, siya lang, o kaya ito na lang natitira sa mana pagkatapos hatiin, ito po yung mga minsan ang tanong. Ang tanong ng mga kapatid natin, saan mapupunta yung natitira, ang tawag sa tatanggap ng matitira, asaba. Okay, ang tatanggap ng matitira ay asaba. So ang ibon dito, kung 150,000 ang natira sa mana, automatic, tatanggapin niya ang 150,000. So ganito po. Halimbawa, Iben. Okay? So lagyan po natin sa tapat niya ng ba. Sa kanya po kasi matitira eh. Baki. So magkano? 150,000. Yan na lang natira. Okay? So ibibigay natin agad sa kanya ang 100. Sa kanya po mapupunta lahat. Yan. Paano, Ustad, kung hindi lang siya bugtong na anak? May kasama siyang lalaki na kapatid din. Okay? Walang magbabago. Ang tawag pa rin sa kanila? Asaba bin Nafs, kahit dumami pa po yan sila. So sana hindi po kayo malito. Kanina pag mga puro babae, 2/3. Pag isang babae, 1/2. Pag lalaki o higit sa isa, asaba bin Nafs. Kung may kasama siyang kapatid na lalaki, o di, lagyan natin ng isa pang kapatid na lalaki. Iben. Okay? Di, lagyan natin sa tapat nila ng ba. Kasi sa kanila mapupunta yung matitira, di po ba? Okay, so ganyan po. So siyempre, 150,000 ang natirang kayamanan. Hatiin mo sa kanilang dalawa. Sa kanila kasi yung matitira lahat. So, magkano sa kabawat isa? 75,000. Then, 75,000. Pag dumami, i-divide mo lang sa dami nila. 150,000 sa kanila lahat, i-divide mo na lang sa dami nila. So yan po ang tinatawag natin na asaba bin Nafs. Pagka puro lalaki lahat. Puro lalaki lahat. So sila po ang tatanggap ng matitira mula sa mana. Okay? So ganyan po, asaba bin Nafs, sa kanila po yung matitira. Okay, next. Malinaw po ba, mga kapatid?
Ngayon, tapos na po natin yung mga mana ng anak. Malinaw na po ba yung mga mana ng anak? Paki-comment lang po kung tapos na po lahat. So, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam dito, sa mana ng ito, wala po kasi sa Quran yan eh. Yung nabanggit natin kaninang tatlo na situation, nasa Quran lahat yun. Itong pangatlo, nasa Babin Naps, nasa hadith po ito. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Bukhari, Alhiqul fara'idha bi ahliha, pamabakya fali awla rajulin dhakar. Ibigay ninyo ang mana sa mga tukoy ang kanilang mana, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At kung ano ang matitira, ibigay ninyo sa pinakamalapit na kamag-anak na lalaki nung namatay. So pinakamalapit na kamag-anak nung namatay ay ang ibn, ang anak na lalaki. So ibibigay natin yung matitira sa kanila. So malinaw po ba? Malinaw? Okay, alhamdulillah. So malinaw. So yes po, alhamdulillah. Okay, so malinaw na po yung mana ng mga anak. So ngayon, sana nakafollow kayo kasi sabi ko nga po, pagpatagal ng patagal, pahirap po ng pahirap. Okay, next. So ngayon, dadako na po tayo sa apo. Dadako na po tayo sa apo. Kung malinaw na po sa inyo ang anak, dadako na po tayo sa apo. Pero bago po ako pupunta sa apo, gusto ko munang masigurado kung naintindihan ninyo. Okay? Review. Ngayon, mag-comment kayo ngayon at sumagot kayo. Ang pera po ay 150,000 pa rin. Comment lang po. So ito po ang tagapagmana. Ito po ang tagapagmana. Ulitin ko, ang tagapagmana. Ang magmamana ay anak. Sandali lang po. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So mashallah, napakaraming anak nung namatay, no? Walo. Walo ang anak niyang babae. Wala silang kasamang lalaki. Okay, so magkano pong mana, mga kapatid? Walo po yung babae, walo po. O magkano po yung mana nila? Puro babae po. Ang dami po nila ay walo. So magkano po ang mana? Pa-comment lang po, magkano po ang mana nila? Walong magkakapatid na babae. So magkano po ang mana nila? Isulat niyo magkano? 1/2 ba? 1/4 ba? 1/8? Then magkano ang bawat isa? Okay, pa-comment lang po. Magkano po ang mana ng bawat isa? Okay, tama. 2/3. Okay, then magkano po ang bawat isa ngayon? Magkano pong mana ng bawat isa? Bawat isang babae, magkano po? Mashallah. Okay. Si Tam Sai King. Correct? Correct. Yan, tama, tama. Mashallah, malinaw, malinaw. Si Tam Sai King, tama ang sagot. 12,500 ang bawat isa sa kanila. Si Brother Hamza Hamza Abu Hiba, nako. Abu Hiba, bakit 35,000? Ano yung 35? Mali po yan. 2/3, tama. Nasuro din mawala na tama po. Okay. 12,500, Omar Ibn Mariam, correct? Tama. Mashallah, may unawaan. Hamza, Hamza, correct? 12,500, tama rin po. Okay, so ibig sabihin malinaw itong ano, itong unang tanong ko ay malinaw maliban kay Abu Hiba. Si Brother Abu Hiba, medyo nalito po yata. Hindi ko alam bakit 35 ang sinagot mo. Yasnia binti Yusuf Sulaiman, correct? Okay. Maryam Liakat, 2/3, okay, correct? Si Sampal, nako. Mali po kayo, Sister Sam. Abdulaziz Paraiso, correct. Okay. Si Sister Sam, bakit po yan? 1,875. Mali po yan. Hindi po yan ang tamang sagot. Ang tamang sagot,
Okay, so ngayon sasagutin ko na po. Ang tamang sagot po mga kapatid, ito po ang mana po nila lahat ay 2/3. Lalagyan po ninyo ganyan, 2/3 po yan sila lahat. Ganyan po. So 100,000 ang sa kanila dito. 2/3 tapos, okay, so tama. Tama rin si Sister Syam Abdurrahman, tama po kayo. Okay, so bawat isa sa kanila, i-divide niyo sa dami nila yung 100,000. So ang bawat isa sa kanila ay tatanggap ng 12,500 pesos. Ganyan po ang kanyang ang pagbahahati ng kanilang mana. Okay, Mashallah Abdurrahman. Si Ratu, correct? Nasruddin Maulana, correct? Mashallah, so ang dami naka-perfect. Okay, so tama, tama po ang sagot. Maliban lang po sa kwan, kakaunti sa inyo. Si Brother Arif, correct din. Si Brother Ziyad Harris Adang, correct din. Mashallah, so okay, malinaw po, malinaw. Okay, so okay, stop na po. So ngayon, marami pong nakatama. Okay, next na tanong, bago po tayo magpupunta sa apo kasi medyo may kahirapan po pagdating po sa apo. Okay, next na tanong, ito po. Okay, tingnan nyo po na mabuti ang tanong. Okay. Okay, tingnan niyo po na mabuti ang tanong ha. Ngayon, ang tanong ko po, 1, 2, 3, 4, apat na babae, apat na lalaki. So, magkano po ang mana ng bawat isa? Apat na lalaki at apat na babae. Magkano po ang mana ng bawat isa? At ano po ang tawag? Okay, bago niyo po sumasagutin, ano po ang tawag sa kanila? Ano po ang tawag sa kanila sa mana? Ano yung term na ginagamit natin sa kanila? Yan po ang una. Pangalawa, magkano po ang mana ng bawat isa? Magkano po ang mana ng bawat isa? Okay, pakisagot. Magkano ang mana ng bawat isa? At ano ang terminology na ginagamit na tawag sa kanila sa mana? Ano po ang sinabi natin kanina? So, pa-comment lang po. Apat na babae at apat na lalaki. Magkakapatid po yan sila lahat. So, magkano po ang mana ng bawat isa? Pa-comment lang po. Magkano po ang mana ng bawat isa sa kanila? At ano po ang tawag sa kanilang mana? Ano po ang tawag sa kanilang mana? So, pa-comment lang po mga kapatid pa sa inyong mga kasagutan. Magkano ang mana ng bawat isang babae at bawat isang lalaki? At ano ang tawag sa kanila? Asaba Bilger. Okay, correct. Si Hamza, correct ang sagot. Asaba Bilger ang tawag sa kanila. 1:2. Asaba. Okay, asaba. Okay, para sa mga babae, dalawa naman sa lalaki. Okay, tama si Makmangagaw. 1:2. Pero ano bang tawag sa kanila, Brother Makmangagaw? Anong uri? Asaba Bilger, tama. Abdulaziz Paraisot, correct. Ang term na ginagamit sa kanila ay Asaba Bilger. Okay, Asaba Bilger. Okay, pero yung sasagot na anong term ang ginagamit sa kanila, then pakibigay po kung magkano po ang bawat isa sa kanila. Magkano po sa 150,000, magkano po ang kanilang mana? Okay, Nasruddin Maulana, 1:2. Ano po ang tawag dyan, Brother Nasruddin Maulana, sa sinasabi natin na 1:2? Ano ang tawag sa kanila? Ano pong term sa wikang Arabic ang tawag natin sa kanila? Okay, babae 1, city, okay. Okay, tama.
Okay, yung sumagot ng one, tama. Pero ano pong tawag sa kanila? So ang sagot ni Mac Mangagaw, 12,000. Okay, so si Brother Mac Mangagaw, correct. Okay, si Brother Mac Mangagaw. Teka lang. Bawat isa sa mga 25,000 naman. Teka lang. Bawat isa sa mga babae. Tuntunan sa bawat. Okay, si Brother ano, si Brother okay, Brother Abu Hiba, correct po kayo, correct. Si Brother Mac Mangagaw, basahin niyo po na mabuti ang sinulat niyo. Medyo nalito po yata kayo. Parehong babae ang sinabi mo eh. Sabi mo 12,000 bawat isa sa mga babae, then 25,000 naman sa bawat babae. Nako, nalito po kayo. Hindi ko alam anong saan dyan ang babae. Okay, so 12,500 sa babae. Okay, si Brother Arif, correct? Okay, correct po. Si Brother Arif, correct po. Okay. Asa ba Bilger, Brother Nasruddin, tama? So magkano po ang mana? Bawat babae, magkano ang mana? Bawat lalaki, magkano po ang mana? Brother, Sister Yasnia binti Yusuf Sulaiman, mashallah, correct po. Correct po kayo. So correct po. Mashallah. So ibig sabihin asa ba? Mali po. Si Sister Yasnia, hindi po asa ba Maalger, asa ba Bilger po. Correction lang po Sister Yasnia. Hindi po Maalger. Darating po tayo diyan sa Maalger. Asa ba Bilger po ang tawag sa kanila. Okay, ituin niyo lang po Sister Yasnia. Ang term na tawag sa kanila, asa ba Bilger at hindi po asa ba Maalger. Okay, correct. Brother Mac Mangagaw, correct. Asa ba Bilger, tapos na po. Okay. Nasruddin, correct. Paraiso, nako. Mali po kayo, Brother Paraiso. Bakit ganyan ang sagot mo? Mali po kayo, Brother Paraiso. Hindi po ganyan ang sagot. Si Brother Abdurrahman Sirato, okay, correct po si Brother Sirato. Okay, si Brother Paraiso, nako, nalito yata kayo, Brother Paraiso. Mali po ang inyong sagot. O correct po yung sinabi nyo na asa ba Bilgayet, pero nung kinuhintan nyo po, mali na po. Okay, si Brother Hamza, correct din po. Si Brother Hamza, correct po ang sagot. Asa ba Bilger? Okay, Abdurrahman, correct. Bak Mangagaw, after mong i-correct. Okay, tama. Masyalang, daming naka-perfect. Okay. So, alhamdulillah. Ako po yung nagpapasalamat sa Allah. At malinaw po yung ano, yung paghati po ng kanilang mana. Okay, last na tanong po sa anak. Last na katanungan po sa anak. Okay, so stop na po natin. Marami na po nakaintindi. Okay, so ito po ang sagot. Ang sagot po sa kanila ay baki. Ba. Ilalagay po natin sa gitna nila ba. Ibig sabihin sa kanila po yung matitira mula sa mana. Kung 150,000 na natira, so ang bawat isa sa kanila, yung babae po, 1, 1, 1, 1. Bawat lalaki po, 2, 2, 2, 2. Okay, sa mga bagong dating, so bilangin po natin lahat, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? So ganyan po. So then, i-divide po natin sila sa 12. So ang lalabas po dyan, ang bawat isa po sa kanila, ay, ang bawat babae po, ay magmamana po siya ng 12,500 po, pesos. Bawat isa po sa kanila, ay magmamana po ng 12,500 po. Okay? Wala akong calculator. Ah. Okay, mashallah. Okay, so malina na po. Last po na tanong. So, halos po, 90%, 99% po ng sumagot ay correct po silang lahat. Last na tanong sa anak. Ito po ang tanong. Anim na anak na lalaki po. Magkano po ang mana at ano po ang tawag natin sa kanila sa faraid? Ano po ang term na tawag natin sa kanila sa faraid? Itong anim na lalaki. Anim po na lalaki na magkakapatid.
Even. So nakaiwan po yung namatay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5, 6 po, 6. So ano po ang tawag sa kanila at magkano po ang mana ng bawat isa? Okay, so review lang, at least malinaw, at least maalaman ko po na ano. Asaba bin Nats, okay, Omar ibn Maryam, okay. Correct. Wala pong kopyahan ha. Kung ano pong papasok po sa utak nyo agad, yun po ang isagot ninyo. Huwag nyo pong kopyahin ng mga kapatid nyo. Okay, Asaba bin Nats, tama po. Abdulaziz Michael Paraiso. So magkano po? Pagkatapos yung pong sabihin, magkano po ang ano, ano pong tawag sa kanila, and then magkano po ang mana, magkano po ang mana ng bawat isa? Okay, Brother Arif, mashallah. Okay, Brother Abu Hiba, mashallah. Brother Abu Hamza, mashallah. Abdurrahman Sirato. 1, 2, 3, 4, 5. Anim po. Hindi nyo po nakita. Tingnan nyo po sa ilalim. Okay. Mashallah, Brother Paraiso. Wala kang calculator ha, pero mashallah. Calculator boy pala kayo eh. Okay, Ibn Umar. Omar Ibn Maryam. Correct. Asa, okay, Mac Mangagaw. Correct. City Campbell. Correct. Paraiso. Correct. Abu Hiba. Okay, correct. Teka lang. Brother Jenas, bakit one half yan? Mali po yan. Hindi po yan one half. Brother Arif, correct. Brother Nasruddin, correct. Brother Jenas, paki-review po. Mali po ang sagot nyo. Hindi po one half. Hindi po yan one half. Tama po ang sinabi nyo na Asaba bin Nats. Okay. Abu Ubaydi Tingkay. Correct po kayo Abu Ubaydi, pero marami po kasi ang uri ng Asaba. Marami pong uri ng Asaba. So dapat matukoy po natin saan sa mga Asaba kasama itong ito sila. Saan po sa mga uri ng Asaba? Dalawa pa lang po ang nababanggit ko po na Asaba. Mayroon pong nabanggit kanina si Sister Yasnia na Asaba ma'al ghair. Si Sister Yasnia, inshallah, darating po tayo dyan. Ipapaliwanag po natin kung sino po yung Asaba ma'al ghair. Okay. So, halos 95% ng mga sumagot ay correct po lahat. Alhamdulillah. Asaba bin Nats, 25,000 ang bawat isa. Correct. Si Sister Sham Abdurrahman, correct po kayo. Talaga nakakatuwa po na marami po nakaintindi sa mana ng mga anak. Okay, so alhamdulillah. So Brother Jenas, i-review niyo po. Medyo na ano, nalito yata kayo Brother Jenas. Brother Ibrahim Pangalong, correct po kayo. Brother Ibrahim Pangalong, anong uri po ng tama po ang sagot niyo, pero anong uri po sila ng ano sa faraid? Ano pong tawag sa kanila itong mga anak na lalaki? Kagaya po ng sagot ni Sister Sam Abdurrahman, ganyan po ang tamang sagot. Ubaydi Tingkay, correct po ang sagot, tama po. Okay, so alhamdulillah. So malinaw. Okay, so sasagutin ko na po. Ang tamang sagot po mga kapatid, sila po ay Asaba bin Nats. Asaba bin Nats. So lalagyan po natin ng ba. So sa kanila po kasi ang matitira. So ang bawat isa sa kanila mga kapatid ay tatanggap ng 25,000 pesos. Bawat isa sa kanila ay tatanggap ng 25,000 pesos mula sa 150,000. So congratulations po sa lahat na nakaintindi. Okay. So ngayon, papasok na po tayo sa apo. Okay, so follow lang po kayo kasi medyo malilito na po kayo ngayon. So, yung memory po natin ha, yung memory, huwag niyo pong hayaan na maghang. Papasok na po tayo sa apo. Ngayon, mana ng apo. Mana ng apo. So, focus lang po kayo ha. Focus lang po. Mana ng apo po tayo ngayon.
Asa ba binap sustad? Okay, correct. Ibrahim. Okay, so stop na po yung comment. Stop na po yung comment para po hindi na pumalito yung iba. Okay, focus. Ang pag-uusapan natin ngayon ay mana ng apo. Mana ng apo. Okay, so ito po. Ina-drawing ko po ng mabuti para mas maintindihan po ninyo na mabuti. May hit. Ito po ang Arabic ng namatay. May hit. Okay? So, yung hindi po marunong ng Arabic, take note nyo lang po. May hit. Okay? Namatay. So, mayroon namatay. Huwag nyo na pong isipin kung anong kasarian ng namatay, lalaki o babae, basta may namatay. Mayroon siyang anak na lalaki at anak na babae. Ha? Bibigyan natin. Meron siyang ibn. At saka meron siyang bint. Okay. So tandaan po ninyo, ang pag-uusapan natin ay mana ng apo. Yung mana ng anak, wala pong mababago dyan. Kung ano po yung mga tinanong ko sa inyo, hindi po mababago yun. Ang problema lang po natin ngayon, paano po magmamana ang apo. Okay. So ngayon, alam natin na yung namatay, meron siyang anak na lalaki at ibn, kasi ang ibn sa mga hindi po makaintindi ng Arabic, ang ibig po sabihin ng ibn, anak na lalaki. Yung bint is anak na babae. So sino yung apo dito? Ang apo yung sa baba nila, yung anak nila ngayon. Yan yung apo. Yan. Okay? So ang pinag-uusapan natin dito, focus lang po kayo ha. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sa baba nila. Yan yung pinag-uusapan natin na apo. Ngayon, kailan magmamana ang apo? Kailan magmamana ang apo? Una, ang apo na galing sa anak na babae. Okay, take note. Ang apo na galing sa anak na babae, X, walang mana. Malinaw mga kapatid? Yung apo na galing sa anak na babae, wala pong mana yan. So, yan po ang katotohanan. Alam ko nakakalungkot, pero yan po ang batas sa faraid. Yung anak ng babae na mula doon sa namatay, yung anak niya dito, kahit sino pa yan, si Abdullah, si Khalid, si Zainab, wala pong mamanahin ang apo na galing sa anak na babae. Bakit? Kasi galing siya sa babae. Ang lahat ng apo na galing sa babae, wala pong mana. Ha? Kahit na paulit-ulit ko pong babanggitin para po malinaw po, hayaan nyo po na inuulit-ulit ko po ha, kasi may kahirapan po kasi ang faraid eh. Ulitin ko, lahat ng apo na nanggaling sa anak na babae, wala pong mamanahin. So balimbawa po, ang babaeng ito ay si Fatima. Ito po yung anak nung namatay ha. Yung anak ni Fatima, wala pong mamanahin. Okay? Lahat po ng anak ni Fatima, wala pong mamanahin ha. Yung lahat ng anak niya dito, ibig sabihin apo nung namatay, hindi po yan magmamana lahat. Kahit na lalaki po, Brother Paraiso, kahit po na lalaki ang anak ni Fatima, wala pong mamanahin ang apo dito. Kahit na ang anak niya ay lalaki, kahit na ang anak niya dito ay si Zaid, si Khalid, si Muhammad, o kahit sino, wala pong mamanahin. So dito pa lang ex niyo na po. So malinaw? Ah, walang mamanahin ang apo na galing sa anak na babae. So pa-comment lang po pag malinaw, bago po ako lilipat. Kasi nalilito po yung iba pag lumilipat na ako eh. Malinaw po ba yung sinabi ko mga kapatid? Lahat ng apo na galing sa anak na babae, hindi po magmamana. Kasi ang pinanggalingan nila ay babae. So comment lang po kung malinaw po. Mas maganda siguro ganitong gawin ko kasi na pag kahapon kasi maraming nalito. Okay, naintindihan. Okay, next. Sino yung apo na magmamana? Ito ang tanong. Sino yung apo na magmamana? Ang magmamana na apo mga kapatid galing po sa lalaki. Dito po. Dito po ang magmamana na apo. Dito po sa linya niya. Yan. Okay? Okay. So lahat ng yung apo na galing sa lalaki, halimbawa, bigyan natin ang pangalan. Ang pangalan ng lalaki dito ay si Ahmad. Si Ahmad, dito magmamana ang apo kay Ahmad. Pero ang apo nagnamatay kay Fatima, hindi po magmamana. Pero ang magmamana po ng apo galing po kay
Ahmad, dito po magmamana yung apo. Ang tinutukoy po natin, yung apo na galing po sa lalaki. Yan po ang magmamana. So, focus lang po ha. Ang magmamana lang po ay apo na galing sa lalaki. So, dito X na po natin. Wala pong mana dito ang apo. Unang kondisyon, kailangan hindi galing sa babae ang kanilang magulang na apo. Ang magmamana ay galing sa anak na lalaki lamang. Kahit ba na lalaki at babae ang apo dito sa lalaki na ito, oo, magmamana po. Yan po ang unang kondisyon. Okay. Pangalawang kondisyon, para hindi po kayo malito. Kailangan walang buhay na anak na lalaki. Okay? Sumunod lang po kayo ha. Yung namatay, kinakailangan wala siyang buhay na anak na lalaki. Wala siyang buhay na anak na lalaki. Ibig sabihin, kung itong si Ahmad ay anak niya, okay? Sumunod lang po kayo. Kailangan si Ahmad patay na po. Lagyan po natin ng X. Kailangan patay na po yan. Yung apo na galing sa kanya, yan po yung magmamana. So halimbawa, meron po ditong Iban. And then meron po ditong Bint. Ngayon gusto ko muna, magkaroon muna kayo ng idea paano po ang, sino po yung magmamana. Then dito, mamaya-maya, pag naunawaan na po ninyo, ipapasok ko na po yung mga numbers. Gusto ko muna maunawaan niyo po muna bago yung numbers. So ngayon, bago po magmana yung apo, kinakailangan walang anak yung namatay na lalaki. Kailangan wala si Ahmad. O kung mayroon pa siyang ibang anak na lalaki, Iban, halimbawa si Khalid, then meron din pong anak ito, kinakailangan si Khalid patay na rin po. Okay? Si Khalid kinakailangan patay na rin. Si Ahmad kinakailangan patay na rin. Kinakailangan walang anak na lalaki ang namatay. Bakit? Kasi po, kapag po ang namatay, mayroong anak na lalaki na kahit isa lang, lahat ng apo, zero. Lahat ng apo, walang tatanggapin. Okay? So, bago natin bibigyan ng mana ang apo, kailangan walang anak na lalaki ang namatay. Kasi kapag mayroong anak na lalaki ang namatay, wala pong mamanahin ang apo. Inshallah, malinaw? Malinaw po mga kapatid? Na kinakailangan walang anak na lalaki ang namatay. Kasi kapag ka mayroong isang lalaki na buhay mula sa mga anak nung namatay, ay wala pong mamanahin ng sino mang apo. Lahat ng apo, zero. Basta may lalaki na anak ang namatay. Malinaw po ba mga kapatid? I-comment nyo lang po kung may malinaw pang sinabi ko. Hindi po magmamana ang apo galing sa babae at ang magmamana lamang ay galing sa lalaki. And then bago po magmamana ang apo, kinakailangan wala pong buhay na anak na lalaki. Ah, walang problema. Pwede po magmana ang apo. Posible po magmana ang apo. Hindi po masisiro. Hindi po natin masasabi na 100% na masisiro. Pwede po sila magmana. Magmamana po ang mga apo na galing sa lalaki kapag patay na po ang ama nila. Pero pag buhay po yung ama nila ay wala pong mamanahin yung mga apo. Tama. Tama po, Sister Sam. Tama po. Okay. Okay. Malinaw. Ngayon, murahin mo yan. Black gamit ng para malinis. Okay. So, sandali lang po. Ah, malinaw na, Ustad. Okay, wait lang po. Burahin ko po itong itim kasi medyo hindi niya po yata nakikita. Sandali lang po. Burahin natin ng alcohol. Sana ma-master po natin yung ano ngayon, yung apo at saka anak. Ito po yung ginagamit natin sa ano.
mahirap. Burahin ang ano. Sandali lang po, burahin po muna natin yung itim. Para po masulatan po natin. Okay. So, ngayon, magsisimula na tayo mga kapatid. Sama na ng apo. Pag may anak na lalaki buhay at yung kapatid na isa lalaki patay, pero may anak, pwede pong magbana ang anak. Ah, medyo na ngayon nagsisimula ng magkalituhan. Hanggat may buhay na anak na lalaki ang namatay, wala pong magmamana na apo. Hanggat may buhay na anak na lalaki ang namatay, wala pong magmamana na apo. So, ganito po. Ulitin ko po. Ito po ha, para mas malino sa inyo. Ito po, namatay. Okay? Then, meron siyang bint. Meron siyang iban, anak na lalaki. At meron siyang iban. Okay? Dalawang anak na lalaki at dalawang isang anak na babae. And then ito, mayroong anak. Dito, hindi ko na po lalagyan kasi hindi naman talaga magmamana yan. Yung dito, yung apo dyan sa baba nila, yung anak nila, at saka yung anak nila, kasama yan sa listahan ng magmamana. Sa kondisyon, dapat yung kanilang ama patay na mga yan. Kasi kung mayroon dito isa sa kanilang buhay, wala pong mamanahin ng lahat ng apo. Halimbawa, patay na ito at ito naman ay buhay, yan hindi magmamana, pati ito hindi magmamana. Kaya ang kondisyon, para magmana ang apo, kinakailangan walang buhay na anak ang namatay. So kinakailangan may ex po yan. So dapat wala pong buhay. Okay? So dapat lahat po ng anak nung namatay, itong namatay na yan, yung lahat na anak na lalaki, dapat may ex po. Dapat po namatay na po lahat yan. Kasi kung mayroon tayong matatagpuan na isang anak ang namatay na buhay, automatic lahat ng apo, pauwiin nyo na. Wala pong mamanahin. Zero po yan lahat. So inshallah, malino po. So ang kondisyon natin bago magmana ang apo, kinakailangan walang anak yung namatay na lalaki. Dapat wala po yan lahat. So dito natin bibigyan ng mana ang kanilang anak. Ngayon, kung walang anak ang namatay, i-ex natin na, sisimulan ko po muna yung mana ng apo. Walang buhay yung namatay na anak, walang buhay. Patay na yung kanyang anak na lalaki, patay na yung kanyang anak na lalaki, patay na ang kanyang anak na babae. So halimbawa ito, mayroon siyang anak na bint. Okay? So ito walang anak. Halimbawa, sabihin natin na walang anak. Ito patay na yan, patay na rin yan. Ito patay na rin. Itong lalaki dito, nagkaanak. Ang tawag natin sa wikang Arabic, bintu ibn. Apo na babae na galing sa anak na lalaki. Okay, mas maganda siguro. Oh, yung mga nag-aaral ngayon, mas maganda siguro kung ano. Kung naka-follow kayo, meron kayong panulat diyan para ma-follow po ninyo yung ginagawa ko. Okay, tingnan niyo ha. Walang buhay na namatay, ay walang buhay ang anak yung namatay. Lahat ng kanyang anak patay na. Patay na ito, patay na yan, patay na yan. Ang buhay lang is isang apo na babae. Pero galing sa iban. So sino ang buhay na apo ngayon mga kapatid? Isa lang po, bint. Nakita niyo po. Isa lang po ang buhay ha, bint. Magkano ang mana ng bint? Ang tanong ko mga kapatid, magmamana yung bint dito hindi? Magmamana o hindi? Bago ko bigyan ng mana, tatanungin ko po muna kayo.
magmamana ba ang bint dito o hindi? At bakit? Pakisagot lang po. Patay na ito si Iban, patay na yung anak na lalaki, patay na yung anak na lalaki, patay na yung anak na babae. Ang buhay lang ay anak na babae dito sa isang to. Bint. Ang tanong ko, magmamana itong bint o hindi? Omar Ibn Maria, wag po muna maglagay ng number. Wag po muna kayo maglagay ng number. Sagutin niyo po muna yung tanong ko, magmamana o hindi? Magmana, okay. Bakit magmana? Dugtungan niyo ang sagot. Bakit magmamana? Bakit po magmamana? Anong dahilan? Bakit siya magmamana? Correct po. Correct po ang mga sagot na nagsabi na ano. Correct po lahat na nagsabi na magmamana. Pero ang tanong, bakit siya magmamana? Lahat ng sumagot na magmamana, correct po kayo lahat. Pero kulang po ang sagot, bakit siya magmamana? Huwag po muna kayo magsagot ng ano mga kapatid. Huwag po muna kayo magsagot ng one half o two third. Huwag niyo po, hindi po yun ang tinatanong ko. Kasi anak siya ng anak na lalaki. Okay, correct. Okay, correct. Arif, huwag kayong maglagay ng one half muna para hindi malito ang mga classmate mo. Apo siya from Iban. Okay, correct. Correct, Abdul Nasir. Dahil patay na lahat ng anak ng namatay. Mali po, hindi po kulang po ang sagot mo, Brother Abdurrahman. Ang tamang sagot ay magmamana siya dahil siya ay apo na galing sa anak na lalaki. Magmamana siya dahil siya ay apo na galing sa anak na lalaki. Paano po kapag namatay ang lahat ng tagapagmana ng mula sa Iban? Inshallah, sasagutin natin yan ng Sister Yasnia. May time po yan, may time po yan. Iban Asaba Bill. Naku, wag po muna kayong sumagot ng number, Sister Yasnia. Wag po muna. Kasi sa tatay siya. Okay, tama. Magmana kasi wala na sa taas. Mali na naman ang sagot mo, Brother Godofredo. Hindi po yan ang tamang sagot. Dahil sa lalaki. Okay, tama. Dahil siya galing sa anak na lalaki. Kasi binto Iban. Tama. Admin Ashabil Furod. Mali po ang sagot. Hindi po yan ang gusto kong sagot. Abu Hiba, hindi po yan ang gusto kong sagot. Hindi po yan. Yung sagot na, yung lahat ng sumagot na magmamana, correct po yung sagot ninyo. Ang tanong ko, bakit siya magmamana? Bakit siya magmamana? Oo, tama, magmamana. Pero ang tanong, bakit? Bakit siya magmamana? Anong dahilan? Bakit siya magmamana? Yung mga nakasagot kanina na nabanggit ko, huwag na po kayo sumagot ulit kasi nabasa ko na po. Kasi apo siya sa anak na lalaki. Tama, yan ang sagot. Oh, magmamana siya kasi siya ay apo galing sa lalaki. Yan ang dahilan bakit siya magmamana. Dahil galing siya sa anak na lalaki. Kasi kung galing siya sa anak na babae, hindi magmamana yan. So, malino po ba mga kapatid? Ang dahilan kung bakit magmamana ang bint na ito dahil siya ay galing sa lalaki. Okay? So galing siya sa lalaki, kaya siya magmamana. So ang magmamana lamang ng mga apo ay galing sa mga anak na lalaki. Sa kondisyon ha, kailangan patay na yung kanilang ama o yung kanilang tito. Patay na po dapat yan. Okay? Okay, tuloy natin. Okay, so ngayon, magsisimula tayo sa apo. Ibibigay na po natin ang sagot. Walang buhay na anak yung namatay. Walang buhay. Ha? Focus po muna kayo. Walang buhay. As in, walang buhay. Paano magmamana ang apo ngayon? Una, silipin nyo muna saan galing yung apo. Kapag galing sa babae, ex mo. Halimbawa, tatanungin kayo. Ustad, nandito po yung lahat ng apo nung namatay. Simple lang, tanungin nyo po muna. Ikaw, sino bang magulang mo? Si Fatima. Umuwi na po kayo kaya wala kayong mana. Pauwiin mo na sila. Pag galing sila sa anak na babae nung namatay, pauwiin nyo na. Bakit? Walang mana eh. O, uwi na po kayo kasi wala po kayo sa listahan ng mana. O ikaw, sino magulang mo? Si Abdullah. Patay na ba si Abdullah? Opo, halika. Dito ka. Upo ka muna. So, yung lahat ng apo na galing sa lalaki, yan po. Paupuin nyo muna. Ibig sabihin, magmamana yan. Basta sa condition muna, walang buhay na anak nung namatay. Ngayon, bint muna. Focus muna tayo, bint. Napakadali lang po mga kapatid. Pag
walang buhay yung anak ang namatay, yung lahat ng kanyang anak patay na, lahat nung mana na kagaya ng pagmamana sa taas na pag, kumbaga, paano po magmamana ang anak, ganun na ganun po magmamana. Okay, tingnan nyo ha, pag isang ben, ang kanyang mana one half, apo po yan, hindi po yan anak, apo yan. Isang anak na babae, ben to even, anak na apo na babae galing sa anak na lalaki, dahil siya ay mag-isa lang one half. Natapos na po natin yan kanina, di ba? And then dito bigyan natin halimbawa, meron siyang kapatid sa kabila. Big sabihin, okay. Ibig sabihin, ito ay magpinsan ha? Ito ay magpinsan. Bint sa kabin. Apo iba, apo ang mga yan, pero magpinsan sila. Bakit? Magkapatid ang kanilang magulang. Bint, one half kung mag-isa lang nga, eh, may kasama siyang bint. So magkano ang mana nilang dalawa? Natalakay na po natin yan, 2/3. So ang gusto kong iparating sa inyo ngayon, kung paano po magmamana ang anak, ganun din po ang apo, sa kondisyon walang buhay na anak ang namatay, lalaki man o babae. Ibig sabihin, ang iisipin mo lang, katumbas ng apo na yan, para lang silang anak. Isang babae, one half. Dalawang babae pataas, 2/3. Okay. Kung may kasama silang, may iban, may isa pang iban, okay, may isa pang iban, bint plus iban, ang tawag sa kanila, asaba bilghair. Asaba bilghair, 1:2. Ulitin ko, ang mana nung apo na walang buhay sa taas nila kahit sino, babae man o lalaki, ang mana nila parang pagbibigay natin kanina ng mana sa mga anak. Pag isang anak, one half, di ba? Ganun din sa apo. Isang anak na, isang apo na babae, one half. Dalawang anak na babae, di ba, doon sa taas kanina, 2/3. Ganun din po dito, 2/3. Pag nagsama ang lalaki, isang babae, lagyan mo lang, 1, 2, asa ba bilger? Okay, pa-comment lang po, malinaw po ba? Ang kanilang mana, wala pong pinagkaiba sa anak. Ibig sabihin, parang magbibigay ka lang ng mana ng anak. Wala pong pinagkaiba. Basta ang kondisyon, walang buhay sa taas. Walang buhay na anak yung namatay. Okay, comment lang po. Kung malinaw po. Malinaw po ba yung mana ng apo kapag walang buhay? Ang walang buhay na anak yung namatay? Ang kanilang mana ay parihas na parihas sa mana ng anak. Isang bint, isang anak na babae, one half. Dalawang anak na babae, 2/3. Dalawang apo na babae, 2/3. Nagsama ang lalaki at babae, 1:2. Asa ba bilghair? Isang lalaki lang o maraming lalaki, asa ba binnaps? So halimbawa ito, lagay ko dito ha, binto iban. Binto iban, apo na galing sa lalaki, bint iban. Okay? Babae, apo na babae galing sa anak na lalaki, ang kanyang mana one half. Kasi ang mana niya, kagaya ng kanyang magulang. Walang pinagkaiba. Okay, malino na po? Okay. Basta sa kondisyon, walang buhay ha? Walang buhay. Ang mana sa baba, parihas na parihas, kagaya nung tinalaki natin. Walang pagkakaiba. Okay, alhamdulillah. Ngayon, dahil nga walang pagkakaiba, so lilipat na naman tayo. Paano? Ah, ito ang tanong. Ito ang tanong ngayon. Paano, Ustad, kung mayroong isang buhay na anak ang namatay? Okay. Ito, focus lang. Iban, bin. Kasi kanina, ang tinalakay natin, walang buhay. Walang buhay dito. So, alam natin na magmamana lamang ay galing sa apo na galing sa lalaki. Pangalawang kondisyon, kinakailangan walang buhay dyan. Kasi pag may buhay, ano pa bang pag-uusapan natin sa apo? Siyempre, wala tayong pag-uusapan na po. Kasi may buhay na lalaki. So, tandaan nyo, dapat walang buhay na lalaki. Kasi ganito ang tanong. Tingnan nyo, ha? Iban. Tingnan nyo, iban. Then, binto iban. At saka, binto iban.
At sa kay Ibnu Ibn, ito parihong apo ha. Parihong apo. Apo na galing sa lalaki, na lalaki, apong babae galing sa lalaki, lahat po yan ay zero. Ito lang pang magmamana. Bakit? Kasi may anak na lalaki. So itong dalawa na yan na apo, zero, kasi may buhay na lalaki. O, ganyan lang po kadali. So wala pong mamanahin yan. Hanggat may buhay na lalaki. Ngayon ang tanong natin, paano kung ang buhay ay babae at hindi lalaki? Ah, hindi lalaki kasi pag may buhay na lalaki, wala na pong mana yung apo. Pero ang buhay mga kapatid, bin. Tanong. Comment lang po. May isang buhay na namatay, may isang buhay na anak yung namatay. Magkano po ang mana ng bin dito? Magkano po ang mana ng bin? Pa-comment lang po. Magkano po ang mana ng bin? Comment, magkano po ang mana ng bint? Ito, yung dalawang lalaki, patay na po yan. Ito lang pang buhay, bint. Magkano po ang mana? Magkano po ang mana ng bint, mga kapatid? Please comment. Okay. Omar Ibnu Mariam? Okay, mashallah. Abu Parhana, mali. Abdul Nasir Abad. Kapapasok nyo lang, brother Abu Parhana. Mali na agad. Abdul Nasir, correct. Okay. Tama. Buti naman, i-correct mo agad. Actually, pabalik-balik lang po mga kapatid. Gusto, alam ko, kasi bumabalik-balik lang po yan. Kaya lang, pag lumalayo kasi tayo, minsan makakalimutan po eh. Okay? So, correct. Si brother Abdurrahman Sirato, correct. Si Brother Godofredo, correct. Si Brother Ginas, correct. Masyaallah. Mangago, correct. Okay, masyaallah, correct. Arif Said, okay, correct po. Masyaallah. Okay, so alhamdulillah. Okay, Ismail Gori, correct. So alhamdulillah. Kalahati, correct din. Si Sister Jean, correct. Masyaallah. Ngayon, malinaw, malinaw. Ngayon. Nurse Abu Hiba, correct. Ngayon, okay, so okay, 100% correct po lahat. Ngayon, dahil may buhay, tatanggap ng one half. Tama. Isa lang po niya eh, one half. Ngayon mga kapatid, focus lang ha. Okay, Sister Yasnia, correct po kayo. Okay, focus kayo na mabuti ha. Kasi alam ko, medyo nakakalito to eh. Itong lalaki dito, mayroon siyang bint. Ang kanyang anak ay bint. Ha, focus lang po na mabuti para hindi po malito. Bint ang kanyang mana. Sabi natin kanina, kapag kawala yan, wala pong buhay, ang mana dito ay kalahati. Sister City, correct po kayo. Tama po mga kapatid. Kapag kawalang buhay, wala pong buhay, patay po lahat yan, ang mana nito ay bint, ng bint ay one half. Tama po. Kung maalala nyo po. Kagaya po ng mana na magulang. Pero ang tanong, may buhay na tatanggap ng one half. Ha? Focus lang kayo ha. Tatanggap ng one half. Okay, tanong ko kanina, tinanong ko kayo kung magmamana yung bint dito. Sabi nyo kanina magmamana dahil galing sa lalaki. Tama yun. Ngayon, ang pag-uusapan natin, mayroong isang anak ang namatay na babae na magmamana ng one half. At yung apo dito galing sa lalaki, yung bint. Magkano ang mana? Okay, tingnan nyo ha. Isang babae, ang mana dito mga kapatid, 1/6. Ah, tingnan nyo ha. Sana hindi kayo malito. Ulitin ko. May babae sa taas na magmamana ng 1/2. Yung apo na galing sa lalaki na babae, magmamana po ng 1/6. Bag babae po. 1/6 po. Ipapaliwanag ko po. Relax lang po kayo. Ang kanyang mamanahin dito 1/6. Kung may kasama siya isa pang babae, halimbawa doon, mayroon siyang kapatid doon sa kabila. May bint din po yan. So, dalawa na po sila dyan. Kahit na dumami pa po silang puro babae. 1/6 po. Ang condition, puro babae lang ha. Wala silang kasama. Basta may buhay, natatanggap ng 1/2. Focus lang po ha. Ha? May buhay dito 1/2. Yung apo galing sa lalaki, bint. O may kasama pa siyang bint, wala pong mababago. Ang mana nila 1/6. Bakit po, Ustad, 1/6? Bakit 1/6? Ang dahilan,
kung bakit 1:6. Dahil ang sabi ng Allah, fa'in kunna nisa'an fawqas nataini falahunna thuluth ma tarak. Pagka puro babae mga kapatid sa baba, anak at apo, hanggat hindi po nakukumplito, hanggat hindi po nakukumplito ang 2/3. Silipin niyo po. Hanggat hindi po nakukumplito ang 2/3 ng anak nung namatay. Nakuha niyo. Hanggat hindi po nakukumplito ang 2/3 mula sa anak nung namatay, may tatanggap po ang apo na babae. Okay? So paano 'yun? Siyempre 1/2 pa lang po. Hindi pa po naubos nung bint yung 2/3. Dahil ang 1/2 plus 1/6 equal 2/3. Yan, oh. Tingnan niyo po mga kapatid. Yan po. Oh, para po na maunawaan niyo po na mabuti. Nako. Brother Guri, kanina po, ang pinaliwanag ko po, kapag po walang buhay mula sa taas, ang mana po nila ay kagaya po ng mana ng anak. Wala pong pagkakaiba. Yung isang babae, 1/2, dalawang babae, 2/3. Ang tanong ngayon, paano kung mayroong isang magmamana? Medyo nalito na yung iba. Tingnan nyo. Brother Guri, ang tanong ngayon, paano kung may buhay na isang babae? Yan po ang focus natin ngayon. Ang tanong natin, paano kung may buhay na magmamana sa taas na babae? Kasi pag lalaki buhay, automatic, siyempre walang magmamana. Kaya i-X natin yan. Ngayon ang tanong, paano kung babae lang ang buhay? Kung babae lang ang buhay, sabi natin, pag isang babae, 1/2. Tama. So, nagkaroon ng apo yung namatay mula sa anak na lalaki, bint. So, tumanggap ng 1/2 yung dito. Tumanggap ng 1/2. Ang kailangan nilang kumplituhin, 2/3. Kasi basta babae, wala silang lalaki. Pakinig na mabuti. Basta walang lalaki. Walang lalaki. So, puro babae. Dapat makumplito ang 2/3. Ngayon, itong sa taas, tumanggap ng 1/2. Hindi pa niya naubos yung 2/3. Tama po ba? Siyempre, tama. So, 1/2. So, yung tatanggapin ng apo dito, 1/6. Para makumplito ang 2/3. Kasi 1/2 plus 1/6 equal 2/3. Okay? So, dahil may natira siyang 1/6, ibibigay natin dito sa bin. Even. Sa apo, na galing sa lalaki. 1/6 po ang tatanggapin niya. Para makumplito ang 2/3. Yan po yung sa Arabic na takmilatan li thulusain. Para makumplito ang 2/3. Kahit na dumami pa po ang apo dito na babae, kahit na dumami pa po sila, tatanggap sila ng 1/6. So ganito po, papaliwanag ko po ng mabuti. Bakit sila tumanggap ng 1/6? Para makumplito ang 2/3. Okay, tingnan nyo, isulat ko po. Bint. Okay. Then, bint to even. Ganun pang pagsulat. Bint to even. Apo na galing sa lalaki, din bint. Tingnan niyo po. Itong bint dito, tatanggap ng 1/2. Itong bint to even, tatanggap ng 1/6. Para makumplito ang 2/3. Para makumplito ang 2/3. So, ganyan po ang kanilang mana. So, kung halimbawa, ang pera po ay 150,000, so, ang mana po dito ng bin is 75,000. So, ang 1/6 ng 150,000 ay 25. Ay, kalahati, 75,000. Magkano po ang 1/6 niya? O tama. Ang kalahati ng 150,000 and then yung 1/6 niya divided by 6 is, tama, 25,000 po. Yan. One half plus 1/6. So magmamana ang apo dito ng 1/6 dahil hindi pa po nakukumplito. Dahil hindi pa po nakukumplito ng anak dito na babae ang 2/3. So sabi ko nga 1/2 plus 1/6 ang sagot ay 2/3. So ngayon,
ang mamanahin nila sa 150,000, yung bin is kalahati, 75,000. So yung bin to Ibn Awan 6 is 25,000, total of 100,000, yun po ang two-third ng 150,000. Gayon, kung mayroon pa po siyang kasama na babae, na kapatid niya, babae, madadagdagan ba yung mana nila? Wala pong mababago, 1-6 pa rin po. Kung dadagdagan natin dito, ng bin to Ibn, so ganyan lang po, buburahin natin, ilalagay po natin sa gitna nila, ang 1-6. So hahatiin po nilang 25,000, so magkano po sa kanila? 12,500, tama po ba? Tag 12,500 po ang bawat isa sa kanila. Ganyan po. Wala pong mababago sa kanila mana. Ngayon, ang tanong ko po, malino po ba yung pinaliwanag ko ngayon? Kung paano po nagmana yung apo dito ng 1-6? Dahil po ang mana dito, ang ng bin ay 1/2, so nagmana po sila ng 1-6 dahil sila ay galing sa anak na lalaki. Kahit na dumami pa po sila, 1-6 pa rin po ang mana nila. Wala pong madadagdag dyan. Hanggang 1-6 lang po. Kahit na dumami pa po sila. Malino po ba yung paliwanag natin sa apo dito? Bakit nagmana ng 1-6? Comment lang po. Pag-comment lang po kung malinaw. Okay. Actually, si Yasnia, mayroon na siyang comment sa taas. Correct po. Malinaw. Alhamdulillah. Okay. Ulitin ko. Para malinaw. Bakit nagmana ng 1-6? Anong dahilan? Kung naintindihan nyo, bakit ko binigyan ng 1-6 yung apo dito na babae? Bakit ko binigyan ng 1-6? Anong dahilan? Pa-comment lang po. Anong dahilan? Bakit ko siya binigyan ng 1-6? Kahit gaano sila kadami na babae dyan. Bakit 1-6 pong natanggap nila na binigay natin? Ano pong dahilan? Gusto ko lang pumalaman na masigurado na naunawaan po ninyo. Ano pong dahilan? Bakit ko siya binigyan ng 1-6? Pa-comment lang po ng sagot. Bakit ko siya binigyan ng 1-6? Pa-comment lang po, bakit ko binigyan ng 1-6 yung apo na babae? Para makumpleto ang two-third. Okay. Nako, medyo na labuhan na si Brother Abdullah Disparaiso. Tingnan mo. Malino po, okay. Pasagot po, bakit ko po binigyan ng 1-6? Tumanggap yung bint ng 1/2. Kasi ang isang babae, 1/2 po yan. So yung apo na galing sa lalaki, binigyan po natin ng 1-6. So bakit ko po binigyan ng... Ayun, nasagot mo rin pala Brother Paraiso eh. Dahil may buhay na anak ang... Kulang ang sagot ni Brother ano. Sino ba yung nag-comment? Kasi gusto ko rin po maunawaan din po ng lahat. Yung comment po Brother ano... Sana ba yung sumagot kanina? Dahil sabi ni Brother Abdurrahman Sirano, dahil may buhay na anak na babae ang namatay. Mali po, hindi po yan ang tamang sagot, Brother Sirano. Abdurrahman, mali po yan, hindi po. Ang tamang sagot para makumpleto ang two-third. Para makumpleto ang two-third ni Brother Ismail Gori, ni Brother Arif Saidi, puro, yan po ang mga tamang sagot, para makumpleto ang two-third. Tama, si Brother Ismail, Imam. Kasi mga babae sila. Mali po kayo, Sister Sham. Hindi po yan ang tamang sagot. Ang tamang sagot, tingnan mo yung mga comment. Ang tamang sagot para makumpleto ang two-third. Yan po ang tamang sagot. Dahil sila ay apo na babae. Mak mga gaw, hindi po yan ang tamang sagot. Tingnan mo yung mga comment ng mga classmates mo. Ang tamang sagot para makumpleto ang two-third. Yan po ang mga tamang sagot. Para makumpleto ang two-third bilang pangkumpleto sa two-third. Yan ang tamang sagot. Yan ang tamang sagot. Alhamdulillah, yan ang tamang sagot. Ang tamang sagot, kaya natin sila bibigyan ng 1-6 para makumpleto ang two-third. Para makumpleto ang two-third. Okay, alhamdulillah. Next. Sandali lang po. Wait lang po sandali. Nasisipon ako. Sana po ma'am, gusto ko sana ma-master natin ngayong araw ang mana ng apo at saka anak. Okay. Next po.
Okay, next. Ano sabi? Paano kung lima sila, parehas ba silang bigyan 1/6 na paghati? Tama, Sister Jean, kahit na dumami pa po sila, kahit na dumami pa po sila, paghahatian nilang 1/6. Kakating ko lang sa study ko po, mapanood ka rin. Okay, okay. Galit po ako, stud, kasi nagpray po ako. Okay. Okay, next. Okay, tuloy na po natin, ha. Ngayon, dagdagan natin yung bin, mga kapatid. Meron na, meron bin, dalawang anak na babae ang namatay. Dalawa. Ano pong sabi natin, mga kapatid? Pagka dalawang anak na babae, magkano po yung mana? Pa-comment lang po. Magkano po yung mana nung dalawa? Magkano po ang mana nung dalawa? Pa-comment lang po. Magkano po ang mana ng dalawang bint? Pag-comment lang po. Magkano po ang mana ng bint? Dalawang bint. Comment please. Magkano yung mana ng dalawa dito? Na anak nung namatay na namatay dalawang anak na babae. Magkano po ang mana? For sure lang po na naunawaan ninyo. 2/3, okay? O si bra, si sister, okay? Mashallah. Abdul Nasir, bakit 1/6? Hindi po 1/6. Bint, dalawang bint po, dalawang bint. Sa taas po, yung anak nung namatay na dalawa. Nako, tingnan niyo, nalito na nga. Hindi po 1/6, hindi po 1/6. Ang tinatanong ko po, mga kapatid, na mga mag-aaral ay anak po nung namatay na dalawa. Dalawa po, pagkikorek po yung mga sumagot ng 1/6. Hindi po 1/6 ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay yan, yung mga sunod-sunod na po, ano. Yan, lahat ng sumagot ng 2/3. Oh, ngayon, huwag kayong malito. Lahat ng sumagot ng 2/3, yun po ang tamang sagot. 2/3 po, ang dalawang babae, natalakay natin kanina, na pag dalawang babae pataas, ang mana nila ay 2/3. Hindi po 1/6, hindi po 1/6. Sister Jane, hindi po 1/2, hindi po 1/2. Hindi po 1/2, hindi rin po 1/6. Dalawa po sila eh, dalawa po. Ang 1/2 po, pag isa lang. Kanina, yan po yung 1/2, yung isa lang. Ang 1/2 po, pag isa lang po, na babae. Ang tanong, dalawa po yung babae. Dalawa po, hindi po 1/2. At hindi rin po 1/6, ha. Wala pong anak. Take note po, mga kapatid. Wala pong tatanggap ng 1/6 na anak. Hindi po sila kasama sa 1/6. Wala po sa listahan nila ang tatanggap ng 1/6 sa mga babae. Okay, so lahat ng sumagot ng 2/3, yan po ang sagot. Itong dalawang anak na, itong dalawang anak na babae na to, mga sisters, mga brothers, tatanggap po ng 2/3. Okay, focus lang po. Itong dalawang babae na to, kahit na dumami pa yan sila, ang mamanahin nila 2/3. Okay? Malinaw? Yung sumagot ng 1/6? Okay, alhamdulillah, kinurek na po ni Ricky ang kanyang sagot. So 2/3 po, Sister Jean, malinaw po ba Sister Jean? Actually si Sister Jean, isa po siyang balik Islam, mashallah. Sister Jean, malinaw po ba yung sinabi ko? Pag dalawa pong anak na babae, hindi po 1/2 ang kanyang mana, 2/3 po. Ang 1/2 po pag isa lang po. So 2/3, okay, malinaw. Ngayon, kanina binigyan natin ng 1/6 ito kasi hindi pa nakumpleto ang 2/3, tama. Ngayon, tingnan niyo po na mabuti. 2/3, kumpleto na. Yung apo dito na puro babae o isang babae, wala pong mana. Kita niyo? Wala pong mana. Nakita niyo kung bakit walang mana? Alam niyo kung bakit walang mana? Kasi naubos na po ang 2/3 sa taas. Okay. Wala pong mamanahin yung apo na babae dito. Focus lang po kayo, wala silang kasamang lalaki, ha. Babae, wala pong mamanahin. Bakit? Naubos na po yung 2/3 sa taas. Malinaw po ba? Bakit hindi po nagmana yung apo dito na babae na kanina binigyan natin ng 1/6? Kasi may 1/2, hindi pa nakumpleto ang 2/3. So dahil nakumpleto na po yung 2/3 dito sa taas, so automatic yung apo dito na babae, wala pong mana. Alam nyo kung bakit? Kasi nakumpleto na po ang 2/3. So wala na pong mana yung apo dito. Zero po, zero. Zero po sila dito, wala pong tatanggapin. Malinaw po ba, mga kapatid? Ibig sabihin, ang apo na babae magmamana ng 1/6 pagka 1/2 ang mana ng kanyang tita, ha? Yung anak nung namatay. Pagka 1/2,
para makumpleto ang 2/3 gaya ng sagot nyo kanina. Eh dahil may dalawang babae sa taas, tumanggap ng 2/3, yung apo na babae, wala na pong tatanggapin. Bakit? Naubos na po ang 2/3 ng kanila mga tita, ng anak mong namatay. So 2/3, ubos na po, wala na pong mamanahin dito. Oh, tama, kasi kumpleto na. Okay, malinaw po ba mga kapatid? Oh, complete na, tama. Dahil na kumpleto na yung 2/3, wala na pong mamanahin ng apo. Malinaw po ba mga kapatid? Pa-comment lang po kung malinaw. Comment lang po kung malinaw. Hindi magmamana ang apo na babae kapag nakumpleto ang 2/3. Malinaw po ba mga kapatid? Kung bakit na zero? Bakit na zero itong mga apo dito? Ang dahilan kung bakit sila na zero, dahil nakumpleto na po ng nasa taas nila ang 2/3. Yan po ang dahilan. Okay, alhamdulillah. Okay, malinaw. Dahil nga sila ay na zero, okay? Dahil sila ay na zero, kaya sila, dahil naubos na po ang 2/3 sa taas nila. Okay, ngayon. Dahil sila ay na-zero mga kapatid, mga brothers and sisters na mga mag-aaral, magmamana iyan sila kapag mayroon silang kapatid na lalaki. Okay? So tingnan niyo mga kapatid, ah, focus lang. Kung nagkaroon ng kapatid itong babae dito, halimbawa, kanina pag mag-isa lang niya, pag bint, hindi magmamana yan, tama. Pero nung pag kasi nagkaroon, sumunod lang po kayo, pag nagkaroon siya ng kapatid na lalaki, yan. Narito na po yung mga katanungan kanina kung saan mapupunta yung natira. Bint, walang mamanahin dahil nakumpleto ng 2/3, tama. Pero nung dahil mayroon siyang kapatid na lalaki, at ang tawag po dyan sa fiqh, al-akh as-sa'id, ang maswerteng kapatid. Kahit na hindi naman talaga ginagamit ito, pero ginagamit lang talaga ito bilang terminolohiya. Maswerteng kapatid, bakit? Dahil sa kanya, magmamana yung kapatid dito. Ang tawag sa kanila, asaba bil ghair. Asaba bil ghair. So magmamana itong dalawa sa matitira nung sa taas. Sabi ko nga kanina, kung mag-isa lang yung bent, talagang zero. Pero dahil may nakasama siyang kapatid na lalaki, asaba. Asaba. So dahil sa kanyang kapatid na lalaki. Malinaw po mga kapatid? So 1:2. Ang babae dyan 1, ang lalaki dito 2. Kung may anak pa yung na bint dito, okay? Kung may anak pa yung dito na bint, 1 din yan. Plus 1, plus 2. So kagaya po na pinag-aralan natin, 1:2. Sa kanila mapupunta ang matitira. So, nasib itong kapatid na babae din sa kapatid nilang lalaki. Okay, at karagdagang kaalaman, basta walang lalaki sa taas at may lalaki sa baba, ang tawag sa kanila asaba, sa kanila mapupunta ang matitira ng nasa taas. Pagka may magmamana dito sa taas at walang asaba, dahil patay na itong mga asaba dito, yung matatanggap ng natira. Okay? So yung tatanggap ng matitira ay pagka may lalaki sa baba. Kapag ka may lalaki sa baba, tatanggap sa natitira. Okay, so anong sasagot natin dito? Ito, bigyan natin, ipaliwanag natin. Dalawang bin. Bin, okay? Okay, so burahin muna natin ito para hindi ka masyadong malito. Dalawa lang muna. Bin to even. Then, even to even. Okay? So, ang mana dito ng dalawang babae, 2/3. Tama po ba? Din itong dalawa, yung bin to even, at saka yung even to even, lagyan po natin ng ba.
Kasi asa pa po sila eh. Sa kanila po yung mapupunta yung matitira. Yan. So ang 2/3 ng 150,000, ah, yung 2/3 ng 150,000 is 100,000, tama po 'yan. Tama po. So ang bawat isa sa kanila ay tatanggap ng 50,000 at saka ng 50,000. Ito na po yung sagot sa nagtatanong kanina. So saan mapupunta yung natitirang 50K? Mapupunta sa dalawa. Mapupunta po dito sa dalawa. Na asa ba Bill Gave? So 1 is 2. So divide natin sa kanila. 3. Okay? So 50,000 1, 2, 3 divided by 3. So 16,000. Kasi ang bin to ibon dito is 1 at ang ibon ng ibon dito is 2. Okay? So magkano ang lalabas? 16,666.667. Then i-multiply mo naman sa 2 para madubli ang mana nung kanyang kapatid na lalaki. So 33,333.333. Nakita niyo po mga kapatid? Pa-comment lang po kung malinaw po. Malinaw, malinaw po ba? Kung paano po nagmana yung sa baba ng asa ba ng natira ng nasa taas? Nasib yung kapatid nilang babae dahil sa kapatid na lalaki. Malinaw po ba mga brothers and sisters? Pa-comment lang po kung malinaw po yung binanggit ko dito sa taas na ang tumanggap ng natira ay ang apo na lalaki at babae. Kung hindi lang yung kapatid niyang lalaki, hindi po tatanggap yung kapatid na babae dito. Pero dahil nagkaroon siya ng kapatid na lalaki, alhamdulillah, nagkaroon ng mana yung kanyang kapatid na babae. So, pa-comment lang po mga kapatid, kung malinaw po, pa-comment lang po. Wala pong mamanahin yung mga apo na babae kasi po nakompleto na. Okay, late na po si ano. Okay, malinaw? Si Brother Omar, alhamdulillah, malinaw daw. Okay. Malinaw po ba mga kapatid? Pa-comment lang po kung malinaw. Malinaw, okay? Yung iba po, pa-comment lang po. Okay, malinaw? Gusto ko kasi masigurado muna na malinaw. Okay, alhamdulillah. Alam nyo na kung paano. Okay. Okay. So, kung malinaw, ulitin ang kwintada. So, Brother Ismail Guri, hindi po malinaw sa inyo, Brother Guri? Ba-comment lang po, Brother Guri, kung hindi nyo po naiintindihan. Okay. So, mayroon pong isa sa kapatid natin na hindi po naunawaan. Okay. So, ulitin natin, ha? Burahin ko po muna ito, mga kapatid, ha? Mayroon pong hindi po nakaunawa. Ang gusto natin dito, maunawaan po ng marami. Okay. So, burahin ko po muna ito para hindi masyadong malito. Ulitin ko po ng ano. Okay. Meron kasi hindi po nakaintindi, kaya pasensya na po kayo mga kapatid kung uulitin natin ng isang beses. Ito po yung namatay, ha. Then, mayroon siyang bint at saka bint, dalawang anak na babae. Then meron pa siyang iban at saka iban, dalawang anak na lalaki. Pero itong dalawang iban patay na po yan. So ito po yung buhay, itong dalawa. So magmamana po itong dalawang ito ng 2/3. Okay. Then ito po yung anak na lalaki dito. Okay? Ah, brother, teka lang. Oh, Brother Ismail Guri, kayo po ba ay uminom ng tubig? At hindi ko po na ipaliwanag? Kasi, wag po muna kayo mag-ano mga kapatid. Kasi kung ang dahilan ninyo ay uminom kayo ng tubig o kumain pa kayo o nag-CR, so, wala po tayong choice kundi magpatuloy po tayo. Ha? Kasi na, dapat po yung pagkain, lagay nyo na lang po muna sa harapan nyo para po hindi po maubos yung oras natin. Kaya ang gagawin mo lang, Brother Ismail Guri, balikan mo na lang kung ganun. I-review mo na lang mamaya kung ganun. Pero bilang ano, pagbigyan ko po sandali. Okay.
Yung may mga dahilan po na ang naging dahilan po ay nag-CR o ganito ganyan. So, mas mainam po, balikan nyo na lang po para hindi po tayo babalik. Okay. So, yung ibon dito, mayroon siyang bint. Ang bint dito, kung bint lang po yan mga kapatid, anak na babae lamang, itong two-third, naubos na po sa taas, kaya ito bint, wala na pong mamanahin yan. Tama po ba? Magmamana lang po yan kung sakali mayroon siyang kapatid o mayroon siyang pinsan doon sa kabila. Iban. So, yung dalawa na yan mga kapatid, yung dalawa na yan, magmamana sila ng asaba. Kung ano yung matitira dito, sa kanila po mapupunta dyan. Sa kanila po yan mapupunta. Okay? So, sa kanila po mapupunta. Ang tawag po sa kanila ay asaba bilgir. Mapupunta po sa kanila yung matitira ng dalawang to na babae. Okay? So, halimbawa, bint. Okay? So, itong bint na ito na dalawa, ang mamanahin po nila ay two-third. So, yung bint dito, bintu iban. Ang ilalagay natin, bintu iban. So, ilalagay natin, bintu iban. Plus, ibnu iban. Ibabaw ko muna ito sandali. At saka, ibnu iban. Yan. So, itong dalawang bint dito, ang mana nila is two-third. Ito namang bintu iban at saka ibnu iban, ang tawag sa kanila asaba, asaba bilgir. So, lalagyan natin ang ba. Sa kanila kasi matitira. Sa kanila, ang matitira. So, paano yun? 150,000 ang pera? 150,000? So, ang two-third na 150,000, mga kapatid, ay 100,000. So, dahil dalawa yan, so, hahatiin nila yung 100,000. So, ang bawat isa sa kanila ay tag 50,000. Okay? Ayun. So, magkano ang natira, mga kapatid? Ang natira po ay 50,000. Ang natira po ngayon ay 50,000. Saan mapupunta yung 50,000? Mapupunta po dito sa dalawa. Itong magkapatid na, yung apo po na lalaki at babae. So, ang bawat isa po sa kanila, yung bin po dyan, kagaya nung natalaki natin pag-asaba, 1 po yan. Yung bin po dyan, 1. Tapos yung iban dyan, 2. So, ilan silang dalawa? 3. So, i-divide nyo lang po sa 3. Yung 50. So, ang lalabas po dyan is 16,000. 16,666.667. Tama po. So, dahil yung bint dyan is 1, i-multiply mo lang yung 1. 1 times 16,000, ilagay mo lang ang 16,666.667. Then, times 2. Kasi yung lalaki dito is 2. So, times 2, ang lalabas is 33,333.333. Okay, malinaw po ba? Malinaw po ba kung paano ko binigyan ng mana? Oh, comment ulit. Pa-comment lang po. Kung malinaw po yung pag paano ko po binigyan ng mana yung sa baba, yung apo. Okay, so Brother Mac Mangagaw, naunawaan po ba? Okay, Brother Mac Mangagaw at saka si Brother Ismail Guri, naunawaan na po ba ninyo? Pa-comment lang po yung mga hindi nakaunawa, si Brother Ismail Guri special sa kanila at saka itong si Mac Mangagaw ay hindi po naunawaan. Paki-comment lang po ulit. Brother Zia, tama, asaba bilgir po yung dalawa sa baba. Pa-comment lang po. Brother Guri, malinaw po ba? Brother Mac Mangagaw? Malinaw, alhamdulillah. Si Abdurrahman, nag-comment siya, malinaw. Alhamdulillah, si Abu Farhana, malinaw. Okay, Sister Jean, alhamdulillah, naunawaan niyo po ba Sister Jean? Abdulaziz, Paraiso, malinaw. Okay, Ginas, Guri, at saka si Mac Mangagaw, saan na po kayo? Naiintindihan niyo po ba Brother Mac Mangagaw at saka Guri? Malinaw na, Ustad. Okay. Si Brother Guri. Guri, naiintindihan niyo po ba, Brother Guri? Yung 50,000, hahatiin po sa magkapatid yan ng brother. Itong bintu iban at saka ibnu iban, di ba yung iban, yung apo na lalaki, Brother Guri, dalawa yan siya, dalawa, 2. Yung bintu ito, 1, kasi asaba yan eh, natalaki na natin kanina yan.
So 2 plus 1 is 3. So i-divide mo sa 3 yung 50,000. Then ibigay mo yung total niya, yung total na i-multiply mo lang sa 1, so walang mababago. So 16,000 ibibigay mo po yan. Okay, alhamdulillah. Okay, so malinaw na. Next. So ganun din po mga kapatid. Kapag kayong ano, kapag kayong apo dito is lalaki lang, even ang tawag sa kanya dyan is Asaba bin Nafs. Halimbawa, itong dalawang anak na babae, alam natin na magmamana sila ng 2/3. Tama po ba? So saan mapupunta yung matitira nila? Okay, saan mapupunta yung matitira nila? Mapupunta po sa Iban. Ha? Mapupunta po sa Iban. Okay, o tama Brother Gore, 1:2. Kapag ka-Iban dito, yung apo dito ay lalaki, tapos may tatanggap ng 2/3 sa taas, yung Iban dito mga kapatid, mapupunta po sa kanya lahat ang matitira. So kung 150,000, 50K. O, malinaw po ba mga kapatid? Kapag ka-Iban ang nasa baba ng apo dito, pag ka-Iban po, 50,000 po ang kanya tatanggapin. 50,000 po ang tatanggapin ng Iban dito. Kasi sa kanya po matitira. Ang tawag po sa kanya mga kapatid ay Asaba bin Nafs. Asaba bin Nafs ang tawag po dito sa Iban dito. Kung may kasama pa siyang Iban, kung may kasama pa siyang isang Iban, so hati sila sa 50K. So ang bawat isa sa kanila ay tag 25K. So Asaba bin Nafs sila. Sa kanila ay mapupunta dito yung matitira nila. Malinaw po ba? Basta may lalaki sa baba mga kapatid, asaba po yan, asaba. Kung kasama niya ang kapatid na babae, Asaba bil Ghay, 1:2. Pag puro lalaki, Asaba bin Nafs. Sa kanila po agad yung matitira. Sa kanila mapupunta yung matitira. Yan po yung isa sa mga sagot nung mga kapatid natin na nagtatanong kung saan mapupunta yung matitira. Ngayon, nandito po yung halimbawa kung saan mapupunta yung matitira. Okay, malinaw po ba? So, ganun din po. Kung ang babae dito namatay na, okay, namatay na to, so ang isang babae dito, magmamana po siya ng 1/2, tama po ba? Magmamana ng 1/2. So kung may lalaki dito, kung may isang lalaki dito, siyempre sa kanya matitira, sa kanya mapupunta yung matitira. So 1/2 sa kanya, 75,000. So magkano ang natira? 75,000 din. Ganyan po. Oh, malinaw po ba? Asaba bin Nafs pa rin yan. Kung makakasama niya ang kapatid niyang babae, Asaba bil Ghay. So 1:2 pa rin sila, 1:2. Okay? Okay. Mayroon lang akong isang idadagdag dito na exemption. Okay, makinig po kayo na mabuti. Mayroon lang po akong idadagdag dito na exemption. Okay, tingnan nyo na mabuti. Focus lang po. Tingnan nyo ha. Bint. At saka, siguro dito ko ilagay. Bint. Din. Yan muna. Ulitin ko po yung tanong. Sisiguraduhin ko po muna. Magkano po yung mana ng dalawa dito? Magkano po yung mana ng dalawang bin? Mga kapatid, magkano po yung mana? Dalawang bin po nung namatay. Dalawang anak na babae, magkano po yung mana? Pag-comment lang po, mabilisan lang po. Pasensya na po kung paulit-ulit para sigurado po. Magkano po yung mana ng dalawang bin dito? Dalawang bin, magkano po ang mana? Pa-comment po mga kapatid, magkano po ang mana ng dalawang bin ulit? Papalik-balik lang po yung tanong, gusto ko lang pong maunawaan, okay? Sino pa po? Pa-comment lang po, okay? Okay?
Tama. So okay, so tama tama. Okay, marami marami naunawaan. Okay. So ang mana ito, sir. Okay, may bint dito. May bint po dito, anak nung ano, anak nung Ibn. Pero patay na po 'yan, ha? Patay na po yung dalawa. Magmamana ang bint dito, hindi. Magmamana yung bint dito, hindi. Magmamana po ba yung bint dito, hindi? Meron pong bint dito. May isa, isang apo na babae. Ah, pasagot po. Magmamana po ba? 2/3 yung dalawang babae dito, tapos may apo po na babae dito. Meron pong apo na babae. Magmamana po ba ito o hindi? At bakit? Magmamana o hindi? Ricky Saluta, hindi po 3-3, ha? Baka mamaya lang, kamali lang po kayo ng pindot. Brother Ricky Saluta, hindi po 3-3, kundi 2/3 po, ha? Hindi po 3/3. Okay, tama. Hindi po, okay, tama. Ang dahilan kung hindi magmamana, dahil na kumpleto na pang 2/3. Okay, walang mana. Tama, tama. Okay. Hindi po. Okay. Tingnan nyo na mabuti, ha? Hindi, tama. Magmamana siya kung kasama niya ang kanyang kapatid na? Okay, tama. Okay, perfect. So, magmamana siya kung kasama niya ang kapatid na lalaki. So, ang mana niya 1:2. Asa ba Bilgeir? Asa ba Bilgeir? Okay, nakuha na natin kanina yan. So, panuuri nyo po na mabuti, ha? Ito, namatay na po yan. Ah. Focus lang, namatay na po yan. So, nagkaroon naman ng apo dito. Ang tawag dyan, apo sa tuhod. Tama ba? Apo sa tuhod. Iban. Oh, focus lang, ha? Ito po yung, itong kapatid niya na to na nag-sib sa kanya. Bakit na nawala? Nawala yung ano. Pasensya na po mga kapatid, hintay ko lang yung loading kasi nawala yung ano. Nawala yung signal ko. Okay, next. Ito na ba yung ano? Silipin ko lang muna kung saan yung ano. Ano yung last na ano. Medyo nawala yata. Saan na ba sila? Okay, focus po kayo mga kapatid, ha? Para hindi kayo malito. Ngayon, ang situation ngayon mga kapatid, yung bint dito, magmamana siya kapag kasama niya yung kapatid o yung pinsan niyang lalaki. O yung kapatid niya lalaki, pareho lang po yan. Kasi magkaparehas po sila, magkapantay po sila, pantay po silang parehong apo na galing sa anak na lalaki. Ngayon, ang problema ngayon mga kapatid, patay na rin po to. Ngayon, mayroong apo, mayroong anak yung dito, yung apo dito, apo sa tuhod, mayroong pasing iban. So, tingnan nyo na mabuti, ha. Itong iban dito, magmamana po yan. Okay? Magmamana po yan. Dahil wala pong mas mataas sa kanya. Dahil wala pong iban na nasa taas niya. Wala pong apo na lalaki sa taas niya. Yung apo dito na lalaki, patay na rin. Yung apo dyan sa taas, patay na rin. So magmamana siya dito ng asaba. So tingnan niyo po, ha. 2/3. Yung nag-save sa kanya na magmamana, ikaso patay na yan. Focus lang po. So wala na, siyempre. Ang tanong ko dito, magmamana yung bint dito o hindi? Sasagutin ko na po ng direkta po. Hindi po magmamana ang bint dito dahil nakumpleto na pang 2/3. So saan mapupunta yung matitira? Dito sa iban. Focus lang. Dito mapupunta sa iban. Ito, mga exemption po to. Ha? Na posibleng bihira lang ito mangyari. Kung mayroon pang ganyan. Kung mayroong iban, natatanggap ng matitira,
na ang tawag sa kanya ay Asaba bin Nafs. Magrereklamo po ito. Okay, so kunin niyo po yung exemption. Exemption po to sa faraid. Magrereklamo po yung bint. Ito pamangkin niya yan eh. Mas mataas po siya dito, pero siya ang tatanggap ng matitira. Okay, tingnan niyo ha. Magrereklamo niya. Sabi niya, bakit yung pamangkin ko nagmana ng matira? Ako nasa taas na, hindi ako na nakatanggap. So sabi ng ating mga ulama, ng ating mga scholar, itong bintito, ibababa natin siya at ituturing niya, ituturing natin na kapatid nito yung babae na yan. Nakuha niyo po mga kapatid, yung tita niya, magiging kapatid niya po sa mana. Dahil po magrereklamo siya eh, bakit siya walang mamanahin eh, mas mataas siya dito. So ang mangyayari niyan, parang kapatid na rin po niya yan. So ibababa natin siya dito. So magiging magkapantay na po sila. So 1 is to 2 po ang mangyayari dyan. Exemption lang po yan. Kasi na 0 eh. So ayaw niyang pumayag na yung doon sa baba ang tatanggap ng matitira, tapos siya walang tatanggapin dahil lang kumplito ng 2/3. So sabi niya, bakit ako hindi tumanggap? Yung pamangkin ko nagmana, ako wala. So ngayon, nagagawin natin, ibababa natin siya, magiging kapatid siya nito. So ang tawag natin ngayon sa kanila is Asaba bil Ghair. Asaba bil Ghair ang tawag natin sa kanila. So ang mangyayari sa mana nila, 1 is to 2 pa rin. So hindi pa rin ito masisiro. Magiging 1 is to 2 pa rin. So 1 ito siya, ito naman ay 2. Ganun pa rin ang mangyayari. Malinaw po ba mga kapatid? Malinaw po ba? Pa-comment lang po kung malinaw at naiintindihan po yung exemption natin. Na yung na zero doon ay magmamana po. Pa-comment lang po kung naiintindihan po ninyo na mabuti. Okay, malinaw. Okay? Malinaw? Okay, Asaba. Hindi po. Sister Yasnia, hindi po Asaba ma'al ghair. Asaba bil ghair. Asaba bil ghair. Sister Yasnia, correction. Asaba bil ghair po. Hindi po ma'al ghair. Magrereklamo po yan, Brother Jenas. Magrereklamo po yan. Huwag nyo na pong sabihin na paano kung hindi magreklamo. Magrereklamo po yan. Magmamana po yung apong babae dahil sa pamangkin niyang lalaki. Okay, tama. Magmamana po siya. Magmamana, okay. Ibig sabihin, kahit na may kasama pang babae ito, bint, 1 is to 2 pa rin yan sila. 1, ibababa pa rin natin siya dyan. Ibababa pa rin natin siya. Brother Abdulaziz, magrereklamo po yan. Oo. Exemption lang po yan. Bibigyan po natin siya ng mana. Okay, so alhamdulillah, malinaw na po ba? So ngayon, tapos na po tayo sa mana ng apo at sa kamana ng anak. So ngayon, buburahin ko na po at ako po ay magtatanong. Ngayon, magtatanong na ako. Titingnan ko na ang inyong mga kasagutan. Kung perfect nyo na ang mana ng apo at saka anak. Ito po ang tanong. Ang pera po na hahatiin po ay 150,000. Okay? So ito po ang tanong, mga kapatid, pag-isagot po. Bint to Ibn, apo na galing sa lalaki, apo na babae na galing sa lalaki, apo na babae na galing sa lalaki, apo na lalaki na galing sa lalaki at isang bint. Okay, pakisagot po. Ano pong sagot? Ano pong sagot mga kapatid? Comment na po. Titingnan ko po yung inyong mga sagot. At magkano ha? Magkano ang bawat isa?
Magkano po ang bawat isa? Isang bint, isang anak na babae, isang apo na babae na galing sa lalaki. Oh, so dalawa lahat ha. Bint to even, dalawa pong apo na babae na galing sa lalaki. At saka isang even to even. So pa-comment ng inyong mga sagot. Okay, start na po. Gusto ko makita ang inyong mga sagot. Huwag niyong kalimutan na ilagay sa harap magkano ang mana. Meron bang tatanggap dyan ng 1/4, 1 ganito ganyan, 2/3. So ilagay niyo po muna bago po pera agad ha. Kumpletuhin niyo na po yung pag-post. Pag pinost niyo po, ilagay niyo po muna yung mana niya at magkano. Okay, apo na ba eh, dalawa. Ang sagot ni Brother Mac Mangagaw, 1/2 yung bin. Apo na babae, dalawa, isa na apo na lalaki, asa ba Bilgair? Okay, so 75,000. Okay? So naputol ang sagot ni Mac Mangagaw. Kumpletuhin mo, Mac Mangagaw. Kumpletuhin mo. Okay, palakihin ko. Hindi pa pala makita na mabuti. Okay, palakihin ko na lang. Wait lang ha. Ito po yung ano, ito po yung magmamana. Yan. Okay, yan po sila. Makita niyo na po ba? Apo na babae galing sa anak na lalaki. Apo na babae. So, dalawang apo na babae. Yung sagot ni Mac Mangagaw. Okay. 1/2 sa tiyahin. Kumpletuhin po, Brother Arif. Kumpleto po. Okay na po yung sagot. Pero pagkikumpleto po, magkano po ang bawat isa? Kagaya nung ginawa ni ano, na-short yung pagsulat ni ano, Brother Mac Mangagaw. Na short, mayroong siyang hindi na ilagay yung apo na, yung mana ng apo. So 75 tama, 75,000. Asa ba Bilgair? Teka lang. Okay. Si Sister Yasnia, Masha Allah. Si Sister Yasnia, correct. Okay, si Sister Yasnia po ang unang-unang sumagot ng kumplito. At teka lang. Brother Abu Parhana, i-check nyo po na mabuti ang inyong sagot. Brother Ismail, i-check nyo po na mabuti ang inyong sagot. Di, correct na po yung 1/2, pero bakit po naging 16,000 ang ano, i-correct si Brother Omar Mariam. Brother Omar Ibn Mariam, i-check nyo po ang sagot ninyo. Correct na po yung kalahati, pero bakit yan po ang sagot ninyo, 12,000 at saka 25,000. Brother Abdul Hamid, mashallah, perfect. Abdul Hamid at saka si Yasnia. Correct po. Okay, si Brother Abdul Hamid at saka Yasnia. Ay, correct po. Godofredo. Bakit yan ang sagot mo, Godofredo? Dalawa po yan. Dalawang bin to even. Ah, may mali po. Pag-check po na mabuti ang sagot mo, Godofredo. Brother Ismail Gore, paki-check po ang sagot, may problema. Brother Mac Mangagaw, bakit ang daming mali ngayon? Paki-check ang sagot. Bakit ang dami niyong mali? I-check po ng mabuti ang sagot, mga kapatid. 150,000 ang pera, isang bint, isang anak na babae. So tatlong apo na, dalawang babae na apo at saka isang lalaki na apo.
So nga, sa kasalukuyan po ay dalawa lang po nakita ko nakatama. Dalawa pa lang nakita ko nakatama. I-review po ninyo, i-review po ninyo. Bakit ang daming mali? Sagutin po, pag-isagot po, marami pong nagkamali. Brother Ismail, mali pa rin, Brother Ismail. Bakit, Brother Ismail, bakit mali? Brother, Sister Jen, mali rin po. Nako, balikan nyo yung ano natin. Meron tayong formula. Huwag nyong babaguhin ang formula sa paghati. Okay, sumagot po kayo ulit. Yung mga marami pong nagkamali, marami pong nagkamali. Dalawa lang po nakita ko naka-perfect. Bakit ang daming mali? Na, ano ba yan? Ibig sabihin, nalito na naman kayo. Abdulrahman Sirano, mali pa rin. Brother Abdulrahman Sirano, mali. Hindi po yan ang sagot. Nako, talagang nalito na nga kayo. Pinaghalo ang Asa Babilgair. Hindi po magsasama ang Asa Babilgair at Asa Babinaps at the same time. Iisa lang po sa oras na yan. Malabo lang ang sulat mo, Ustad. Ngayon lang ako. Okay, so sagutin niyo ulit. Ulitin niyo po yung sagot. Ulitin ko, ha? Bint, isang anak na babae. Ha? Ulitin ko. Tingnan niyo po na mabuti yung tanong. Bint, isang anak na babae. Bintu Ibn, isang apo na babae. Bintu Ibn, ibig sabihin dalawa yung babae dito, dalawa yung apo na babae na galing sa lalaki. Ibnu Ibn, at saka isang lalaki po. Ay, nako, Godo Frido, hindi nyo nasundan. Mayroong Ibnu Ibn, anak apo na lalaki po. Nakita nyo po, apo na lalaki. Apo na lalaki, magkasama po sila sa kanyang kapatid na babae. Okay, mashallah. Ricky. Okay, wala na pong problema kay ano. Meron na po, tatlong nakakorek. Sige, comment lang po ulit. Okay. Natumbok mo rin, Brother Abu Parhana. Okay, tuloy lang comment. Okay. Ang apo po stud 1 is 2, di ba? Paano po atin na 75 piece sa dalawang babae sa isang? Ah, nakalimutan mo na Brother Mac Mangagaw. Paano hatiin? Ayan, natumbok mo rin Brother Ismail. Yan, tama. Tingnan mo yung mga sagot nila Brother Mac Mangagaw, sina Abu Parhana, sina Brother Abdul Hamid, sina Sister Yasnia, Brother Ismail ngayon nakatama na po sila ng sagot. Tingnan mo yung sagot nila Brother Mac Mangagaw. Paano nila nakuha yan? Yan ang tamang sagot. Oo. Yan, yung mga comment nila, tama po ang mga sagot nila. So ngayon naitutuwid niyo yung mga mali niyo. Si Brother Nguda Sulaiman, ayun, tumbok mo rin Brother Nguda. Masyaallah. Ayan, tama. Tingnan nyo, yung mga sagot na nagsunod-sunod po, yan, mga tama po yan. Si Brother Ngudat, correct po ang sagot. Comment lang po, sige lang po, comment lang po. Gusto ko lang po, yung sagot po mga kapatid, wag po kopyahin ha. Kailangan po, galing po sa inyo. Paraan na kayo ay matututo kung kayo mismo ang nagkwenta kung paano nila nakuha yan. Ah, Brother Ismail, bakit mali pa rin po kayo? Tingnan mo ang sagot nila Muda Sulaiman. Ganyan po ang tamang sagot.
Check mo yung sagot mo. Bakit ganyan? Tingnan mo yung mga sagot nila, Ismail. Yung mga huling sumagot po, sinabu parhana. Yan po ang tamang sagot, brother, ano, Ismail Guri. Ayun. Tingnan mo, pagkatapos na ituwid ni Godofredo, tumumbok din. Ayun. Tumpak ang sagot mo, brother, ano, Godofredo. Si Ismail Guri, bakit mali? Hindi po yan ang tamang sagot. Pakituwid po ang sagot mo, Ismail Guri. Tingnan mo ang sagot ni Godofredo. Yan po ang tamang sagot. Yung iba, wala na po bang magko-comment? Huwag po kayong mahiya, mga kapatid, mga brothers and sisters, sumagot lang po kayo. Wala na pong mawawala sa inyo pag sumagot. Try lang po ninyo. So isa pa lang ngayon, ang mga medyo na Okay. Alam ko naman hindi naman kayo nangungupya. At least yung sagot ninyo galing talaga sa inyo yan. Brother Ismail Guri, Brother Mac Mangagaw, naiintindihan niyo po ba? Si Brother Abdurrahman, alhamdulillah, natumbok mo rin. Ayun. Natumbok din. Yan, natumbok mo rin. Nako, tingnan mo, nalito ka na nga, Brother Mac Mangagaw. Akala ko ikaw yung isa sa mga magagaling kanina. Ngayon, nalito na kayo. Ah, nalito na si Brother Mac Mangagaw kanina. Akala ko isa ka sa mga magagaling na mga mag-aaral ngayon. Tingnan mo na mabuti paano nila kinuha. Check mo nga na mabuti paano nila nakuha. Tama ang sagot ni Brother Abdurrahman Serrano. Nakita mo yung sagot niya. 18,750 yung isang babae, tapos ang lalaki ay ano? Brother Abdulaziz Paraiso, Masha Allah. Teka lang. Sayang. Ano nangyari sa'yo, Brother Paraiso? Bakit naging ganyan? Pinaghalo naman ni Brother Paraiso. Walang 1-6 dyan. Hindi po 1-6. Magkapatid po yan, oh. Magkapantay sila, oh. Dalawa, oh. Magkapantay, oh. Magkakapantay yan. Ituwid mo ang sagot mo, Brother Paraiso. Hindi po yan. Bakit may binigyan ka ng 1-6 at may binigyan ka ng 37,500? Bakit nagkaganon? Mali po yan. Wala pong 1-6 dyan. Saan nang galing ang 18,750? Ay! Okay. Nalito na si ano, Brother Mac Mangagaw. Alhamdulillah. Congratulations, Brother Ismail Guri. Natumbok mo rin. Okay. So ngayon, sasagutin natin. So dahil yung iba, dahil sila hindi na mali nung una, din itinuwid nila, so natumbok nila yung tamang sagot. So ngayon, ito na po ang sagot. Bin? Ang tamang sagot, mga kapatid, ito po, nandito po ang tamang sagot. Okay, ang bin dito, 1/2. Okay? Dahil mag-isa lang po niya. 1/2 po. Yung bin to ibon, magkakapantay po sila. Lahat po yan ay apo. Dahil mayroon silang kasamang lalaki. So, ang tawag sa kanila, mga kapatid, asaba bil ghair. So, sa kanila mapupuntang matitira. So, tingnan nyo. Ganyan po. Sa kanila mapupunta yung matitira. Okay? So, bin. Ang bawat isa dyan, 1. Tama po ba? Ano? Okay, follow ka lang. Follow lang, Brother Mac Mangagaw. Bin to even, 1. Bin to even, 1. Even to even, 2. Kasi asawa bilger yan eh. Ha? Nakuha na po natin yan. So, sa kanila mapupunta yung matitira. Asawa bilger. Matitira ng bin. So, magkano ang kalahati na 150,000? 75,000 pesos. Okay? So, magkano ang natira?
na paghahatian itong Asa Babil Ghair, ang paghahatian nila mga kapatid, 75,000 pesos. So ilan ito sila? 1 plus 1, 2 plus 2, 4. So divide mo sa 4. Okay? So, so dahil 1 yan, ang lalabas 75,000 divided by 4, ang sagot po ay 18,750. 18,000. Nasundan niyo po ba, Brother Bak, mga gaw? Times 1, 18,000. Then 2, dahil isang lalaki na kapatid nila, Asa Babil Ghair, i-multiply mo sa 2. So ang total ay 37,500. Yan. Makita niyo po kung paano? O yan, yan. Pa-comment lang po, malinaw po ba? Tama, divide po. Opo, ano brother? Kasi ang isang lalaki, dalawa po yan. Di po ba dalawa yan? But, Abdulaziz Paraiso, tingnan mo na mabuti. Tingnan mo na mabuti. Check mo na mabuti. Paano natin nakuha? So, malinaw na po ba, Brother Mac Mangagaw? Yan ang tamang sagot. Asa Babil Ghair to sila. Wala pong 1-6 dyan. Kasi may kapatid siyang lalaki. Kaya ang tawag sa kanila, Asa Babil Ghair. Sa kanila mapupunta ang matitira sa mana. Kalahati, matitira. So, paghahatian nila ng 1 is 2, 2. So, 4 yan sila lahat. 1 plus 1 plus 2 equal 4. Brother Mac Mangagaw, malinaw na po ba, Brother Mac Mangagaw? Isa lang po na. Asa kasi Brother Paraiso? Comment lang po kayo. Malinaw na po ba? Nakita niyo ba yung comment? Ay, nakita niyo po yung sinulat ko? Paano ko kinuha? Brother Mac Mangagaw, pa-comment po. Asa kasi Brother Paraiso? Na-check niyo po kung paano. Nakita niyo po kung paano kinuha. Malinaw na, Ustad. Ay, tingnan mo, nakalimutan. Sabi na sa inyo eh, wag yung ano, wag. Okay, ngayon, last na tanong na lang po kasi oras na po ng sala. Then bukas po ulit, nilipat na po tayo sa ibang tafsir ng aya. Bukas po mga kapatid, 6 p.m. Philippine time, 1 p.m. Saudi time po ang pagsisimula ng ating klase. Yung mga late po, i-review nyo na lang po. Uli, final na tanong. Okay, siyempre, nasa bahay lang naman tayo magsasala. So, pwede naman tayo magsala sa mamaya-maya ng konti. Okay, so, ito po ang tanong. Gusto ko lang po masigurado, ha? Kung naunawaan ninyo. Magkano po ang mana? 150,000 din po ang mapaghihatian. Magkano po ang mana? Bint at saka bintu iban. Magkano po ang mana? Paki-comment lang po. Magkano po ang mana? Bint at saka bintu iban. 150,000 po ang paghahatian. Sige, start na po kayo sumagot. Dalawang anak na babae, isang apo na babae. Muda. One half. Bakit na naman? Mali, Brother Muda. Mali po ang sagot. Sister Aisha, bukas po, basta tandaan niyo po, alas 6 ng gabi po sa Philippine time. Pilipinas, Philippine time po. Alauna po ng gabi sa Pilipinas.
So kayo na pong bahala mag-estimate po dyan sa oras nyo. Brother Muna, mali po ang inyong sagot. Start na po yung pagsagot. Dalawang anak na babae, isang binto iban. Okay. 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 Masya Allah. Meron na yung mga babanggitin ko, ha? Brother Ricky. Kumpletuhin ang sagot. Kumpletuhin ang sagot, Brother Ricky. So lahat po ng mababanggit ko ang pangalan na nag-comment, ibig sabihin mali po ang sagot. Pag hindi ko binanggit ang pangalan, ibig sabihin wala pong problema. Okay? Okay, sige brother Muna, sagutin mo lang. Okay. Okay. Okay, mashallah. 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 Kakatuwa. Perfect. Maliban kay ano, Ricky. Nako, Brother Ricky, may mali po kayo. I-review mo nang mabuti, Brother Ricky, sa luta. Brother Arif, i-review mo nang mabuti. Brother Ricky, saluta, i-review mo na mabuti. Brother Arif, check mo na mabuti ang sagot. Okay, basta yung lang mga binanggit ko lang, ha. Yung mga binanggit ko mga pangalan, ibig sabihin may problema sa sagot nyo. Okay. So lahat ng binanggit ko ang pangalan, double check nyo po yung sagot. Brother Ricky Saluta. Brother Arif Saidi. Review po na mabuti. Review. Lahat ng hindi ko nabanggit, ibig sabihin, wala pong problema sa mga sagot. So, congratulations. Congrats natin yung mga naka-perfect, ha. Isa-isahin ko para makilala po sila na tunay na naunawaan po nila. Congratulations kay Brother Mac Mangagaw, tama ang sagot. Brother Ismail Dato Imam, tama ang sagot. Brother Abdul Hamid Murino, tama ang sagot. Brother Ismail Guri, tama ang sagot. Sister Yasnia, isa po si Sister Yasnia dito sa mga babae na aktibo, na magaling sa faraid ngayon. So baka mamaya matalo kayo ni Sister Yasnia, mga kalalakihan, ha, mga brothers. So, correct po, si Sister Yasnia. Si Brother Abdulaziz, correct din po. Dapat ang ilagay mo dyan, Brother Abdulaziz, bin to even. Wag lang pong bin. Bin to even dapat ang ilagay mo. Si Brother Godofredo, correct din po. So, Brother Ricky, i-double check mo ang sagot. Brother Arif, double check mo ang sagot. Brother Abdurrahman Sirano, congratulations, tama po. Abu Parhana, tama po ang sagot. Abdulaziz Paraiso, bakit na bumalik ka na naman, Abdulaziz? Ang anak na buhay, Tothar. Okay, tama. Ang 75,000, Abdulaziz Paraiso, one half po yan. Two-third niya is 100,000 po, Brother Paraiso. Nakalimutan mo na, Brother Paraiso, paano kukunin ng two-third? Bakit ang sinulat mo, 75,000? Hindi po 75,000 ang two-third ng 150. Mali po yan. Ang two-third niya ay 100,000, ha? Brother, ano? Sarip Saidi, at saka si Ricky,
Alam nyo ba kung bakit kayo mali? Brother Ricky at saka si Brother Saidi Arif, alam niyo ba kung bakit kayo mali? So, alhamdulillah, mga 95% to 98% po nakaunawa po sa inyo sa lahat ng sumasagot ngayon. Alam ko yung iba, nanonood sila pero hindi lang sumasagot. At alam ko na unawaan po nila yung ano. Wala na po bang sasagot? Sasagutin na po natin, ha? Brother ano, Brother Arif Saidi at saka si Brother Salo Ricky, pa-comment lang po para malaman ko bakit po mali ang inyong sagot. Brother Nguda Sulaiman, mali po ang sagot mo. Inshallah, Brother Gotofredo, darating po tayo diyan. Ang importante nakuha niyo po ang sagot. Darating po tayo diyan. Tungkol po sa kung sinong tatanggap ng matitira. Pag mapapag-aralan po natin, inshallah, bago po ang pagtatapos natin. Importante na sagot nyo. Brother Nguda, mali po ang sagot. Mali ang sagot mo. Bakit mo binigyan ng Binto Iban ng 50K? Bakit mo binigyan? Anong dahilan at binigyan mo yan? Okay, sasagutin ko na. Itong Binto Iban dito, mga kapatid, yung dalawang bint dito, ang mana po nila ay 2/3 po. Nakalimutan nyo, dalawa yan, 2/3 po yan. Dahil na kumpleto ng 2/3, itong Binto Iban, yung apo na galing sa anak na lalaki, wala po siyang mamanahin. Ha? Nakuha natin kanina. Wala pong mamanahin yan. Okay? Wala pong mamanahin. Bakit? Nakumpleto ng 2/3, kaya wala siyang mana. Malinaw po ba? Brother Ricky at saka Brother Sarip ID? Saidi? Wala po silang mamanahin kasi nakumpleto na po yung 2/3 eh. So wala na po silang mamanahin. Okay. Ito po. Anong tanong ulit? Bago natin magpaalam sa ano, sa mga anak at apo. Gano'n pang mana niyan? Puro apo po sila, puro mga apo. Okay, puro apo po sila. Magkano pang mana? Binto Iban, at saka Ibnu Iban. Pakisagot po. Ano po ang tawag sa kanila? Ito po, mga apo po yan, mga apo. Thank you.
Pag-comment po ng inyong sagot. Bali, ilan sila? Apo ito lahat? Apat na apo na babae? At saka? Ibon o ibon? Magkano pang mana? Magkano po ang mana ng bawat isa sa kanila? Binto Eben, Binto Eben, Binto Eben, Binto Eben, Eben o Eben. Ilabas niyo na yun yung mga sagot. Okay. Masha'Allah. Okay. Masha'Allah. Naintindihan. Okay. Bakit naman? Bakit na naman Abu Farhana na ganyan ang sagot mo? Yung sagot mo, Abu Farhana, bakit ganyan? Okay, mashallah. Congratulations, mashallah, majority, nakasagot lahat. So, naintindihan nyo nga. Alhamdulillah. So, ngayon, kuya, nagpapasalamat sa Allah dahil malinaw po talaga. Brother Abu Farhana, tingnan mo yung mga sagot nila. Yan ang mga tamang sagot. Brother Gutofredo, bakit Asaba bin Naps sila? Paano mo nasabi ang Asaba bin Naps? May babae silang kasama. Hindi Asaba bin Naps ang sabi ko. Anong tamang sagot dyan, Gutofredo? Asaba bin Naps ba? Sigurado ka ba? Na yan ang sinabi ko, Asaba bin Naps? Okay, mashallah. Correct. Brother Kadhafi, mali po kayo, Brother Kadhafi. Bakit ganon? Bakit ganyan? Bakit ganyan ang sagot mo, Huda? Ano, Sulaiman? Bakit ganyan? Mali yan. Bakit, Ismail Ghuri, bakit 50K? Yan. So tama si Yasmina. Okay. Okay. Si Adito, yung mga sumagot ng mali, Brother Guri, bakit sinabi mo tag 50K ang bawat ang lahat sila? Mali po ang sagot kung bibigyan mo lahat sila ng 50K. Ikaw naman, Brother Nguda Sulaiman, bakit mo naman 12,500 tapos 100,000 yung Ibn Ibn? Mali po yan, hindi po yan ang sagot. Si Brother Kadhafi, bakit? Mali po ang sagot. Oh, hindi bil ghaib. Ra, Brother Ismail, hindi ghaib. Ra, yung unang ano mo, yung unang kinoment mo. Bil ghayr, hindi bil ghayb.
Puto Frido. Sabi yung sagot mo, Puto Frido. Asa ba Bill Gair, brother Goto Fredo, hindi asa ba Bill Nuts? Birra, hindi Bill Gair. Birra, Bill Gair. Asa Bill Gair ang bawat babae at 25k. Ayun, tama, tama, brother Abdulaziz Paraiso, tama po kayo. Okay, so yung mga ano, yung mga nagkamali, ang tawag dito po sa kanila, asa ba Bill Gair? Itong lahat ito sila, asa ba Bill Gair? Ha? Tama, asa ba Bill Gair? So huwag niyo pong kalimutan, ang bawat babae, 1 1 1 1 1 2. Oh, so ganun pong tamang pagsagot. 2, 3, 4, 5, 6. O, di-divide mo sa 6 yung wala ng 50,000. So, yun po ang sagot. Okay, last. Last na po na tanong para makapagsala na po tayo. Last po na tanong, last na po. At kailangan ko rin po ng paliwanag kung bakit niyo po masasagot ng ganun. Tingnan niyo po na mabuti yung sulat, ha. Huwag masyado nagmamadali sa pag-ano. Pagsagot. Last na po na tanong, and then pagkatapos po nito ay paalam na po tayo kasi para makapagsagawa na po tayo ng sala. Tingnan niyo po na mabuti, ha. Okay, kita niyo po yung tanong. Last po na tanong. Okay, tama. Last na tanong para makapagpaalam na at makapagsala na po tayo. Last na tanong. Bintu Iban. Apo na galing sa anak na lalaki. Bintu Iban. Apo na galing sa anak na lalaki. Apo na babae. Ibnu Iban. Apo na galing sa tuhod. Apo na galing sa anak na lalaki, na galing sa anak na lalaki. Ibig sabihin, apo sa tuhod. Nasa baba po sila masyado. Ibnu Iban. So ito, apo po na, nasa baba po sa tuhod. Apo sa tuhod. Itong tatlo, tingnan niyo po yung hindi po sila magkapantay. Ito po ay apo na po sa tuhod. Ito po yung apo nang namatay. Ito yung anak nang namatay. Dalawang babae na anak na namatay. Dalawang apo na babae mula sa anak na lalaki nung namatay. Then tatlong apo sa tuhod na puro lalaki. So pakisagot ang pakicomment ang sagot at bakit. Kung sasagot kayo, tatanungin ko kayo ulit kung bakit. Yan po ang last na tanong natin ngayon. And then magpaalam na po tayo. Abangan po natin bukas inshallah, 6 PM Philippine time, 1 PM Saudi Arabia time. At maraming salamat po sa mga nag-sponsor, ang ilan sa mga kapatid natin na nag-sponsor, sa ilan sa mga winners natin. Maraming salamat po. At naway biyayaan pa kayo ng Allah. Dublihin ng Allah ang inyong biyaya at palitan ng Allah ang mga maibibigay ninyo sa mga winners. At sa mga gusto pong mag-sponsor sa ating premium, inshallah, ay pwede po kayo
mag-comment sa akin, mag-message sa akin through private po, inshallah. So, paki, sagot ang tanong na ito na ibinigay ko sa inyo. So, inuulit ko po, after 10 days, matatapos na po ang ating pag-aaral, at sa mga makaka-perfect sa aking ibibigay na tanong, bibigyan po natin ng 500 pesos na load. So, isang malaking tulong na po yun sa ating mga kapatid, lalong-lalo na po sa Pilipinas, na kasalukuyan po naka-quarantine, na wala pong hanap buhay, wala pong trabaho. So, malaking tulong na po yun sa kanila. Okay? So, meron lang sumagot. Okay. Masha'Allah. Hintayin ko muna bago ako mag-comment. Tingnan ko muna yung mga sagot lahat. So ako po yung nagpapasalamat sa Allah dahil napansin ko po, halos 90-95% po naunawaan po ng marami yung mana ng apo at saka anak ngayon. So yung mga late po, pumasok ka, mag-review po kayo. At sa final exam natin, inshallah, ganito po ang paraan ng ating pagtatanong live po, ang pagsagot. At hindi ko po kayo bibigyan ng time na isang araw para sumagot, kundi sa oras po ng live natin, doon ko po titingnan ang inyong sagot. Sa unang makakasagot ng 20, yun po ang bibigyan natin ng premium. At sa qualified lang po ha, sa mga qualified. Kasi hindi po lahat ay magiging qualified po, dahil alam ko po yung iba, baka yung sasali dyan ay may mga background na po talaga sa faraid. Okay. Inshallah. Asa ba? Brother Abdulaziz Paraiso, anong nangyari? Review mo na mabuti ang sagot mo. Sister. Ngayon, sister. Teka lang, basahin ko muna pangalan. Una, si Brother Abdulaziz Paraiso, paki-review po ang sagot. Sister Yasnia. Sister Yasnia, paki-review po ang sagot. Sister Yasnia, paki-review ang sagot. Okay, yung mga nabanggit ko po ang pangalan na i-review ang sagot, ibig sabihin may problema sa inyong sagot. Paki-review po ang inyong mga sagot. So maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagtitiyaga na manood at matuto sa faraid. At alam ko naman po, isa po ito sa kinakailangang pagtiyagaan na subject, dahil napakahirap naman po talaga. Kailangan po talaga ng ano. Okay, tama. Okay. Ang ibig kong sabihin, Sister Yasnia, check nyo po na mabuti ang sagot nyo. Doon sa mga numbers, sa pagbibigay po ng pera. Nakita yung sagot nyo po. Sinagot nyo po ng 12,500 saka 25,000. So, pag sinabi ko pong i-check po ninyo, so, hindi nyo po nakita yung nilecture ko kanina kung ganun. Brother ano? Abu Parhana? Pagkibigay po ang pera, Brother Abu Parhana. Yung pera po. Masya Allah. Okay. Okay. Tama, Gaddafi, Singer, at yung dalawa yung... Brother Gaddafi, medyo na nalilate po si Brother Gaddafi.
Okay, review mo ang sagot mo, Brother Kadhafi. Pakikompleto po ang mga sagot, ha? Brother Mac Mangagaw, pakikompleto, pati po yung matatanggap nila. Para po malaman natin kung paano nyo po i-divide yung pera. Pakikompleto po ang paghati ng pera. Kasi doon po natin malalaman kung marunong kayo maghati, mag-divide ng pera. Brother Paraiso, Asa Bilger, Brother Paraiso, hindi mo pa rin natumbok ang sagot. Okay. Okay. So lahat ng nakarinig ng comment ko na sinabi kong paki-double check ang inyong sagot, tingnan nyo po na mabuti kung bakit po kayo mali. So, una-una, magkukongratulate muna tayo sa mga naka-perfect. Nasagot nila yung tanong ko ngayon. Masya Allah, magagaling. Actually, magaling naman kayo lahat. Yung iba, nalito lang. Nasahin ko lang po yung mga naka-perfect ng sagot. Ito po yung mga nakasagot ng tama at detalyado. Saan na ba yun? Okay, si Brother Abdurrahman Serrano. Okay, congratulations po kay Brother Abdurrahman Serrano. Tama po ang sagot. Si Brother Abdurrahman, tama po ang sagot. Oh, tama. Abdul Aziz Paraiso, sabi ko po na i-check. Si sister, hindi pa po niya nati-check ang kanyang ano. Si Omar Ibn Mariam, hindi pa nakakasagot. Si Brother Ismail, Dato Imam, tama po ang sagot. Masya Allah, congratulations po. Abu Parhana, okay, hindi po nagbigay ng detalyadong sagot. Si Brother Godofredo Limboy, congratulations po. Tama po ang sagot, mabruk. Barakallahu fiqh. Brother Kadhafi, wala po kayong naibigay na sagot. Brother Mac Mangagaw, gusto ko po ng detalyadong sagot. Hindi po detailed ang inyong sagot. Ngayon, sumagot na si Brother Abdulaziz ulit. Mali pa rin. Ricky Saluta, congratulations kay Ricky Saluta. Tama ang sagot. Nguda Sulaiman. Bakit na naman mali yan? Bakit yan, Sulaiman? Bakit ganyan? Bakit 25K? Saan mo kinuha yan? Bakit mali yan? Double check mo ang sagot. Si Brother Abdul Nasir Ahad Abdul Karim. Teka lang. Okay, Abdul Nasir Ahad Abdul Karim. Medyo nalito yata kayo. Tama po yung sagot niyo, pero bakit nakalagay, baka nagkamali kayo ng pag-type. Siguro nagkamali kayo ng pag-type. Check nyo nga na mabuti. 5,250 ba? O nagkamali lang po kayo ng pag-type, Brother Abdul Nasir. Si Brother Abu Hiba. Masyaallah. Congratulations kay Brother Abu Hiba. Brother Paraiso. Mali pa rin. Tatlong attempt. Tama, mali pa rin. Sister Yasnia. Mali pa rin, Sister Yasnia. Hindi nyo po na-follow ang paliwanag ko kanina, Sister Yasnia. Double check lang. Mamaya, masasagot ko inshallah. Tandaan nyo po, Sister Yasnia, bakit hindi nyo po natamaan? Masya Allah. Brother Gori, congratulations. Ay, naku, alhamdulillah. So, medyo nalito pa rin yung iba. So, yung lahat ng nabanggit ko, ang pangalan hanggang ngayon hindi pa nakasagot ng tama. Brother Nguda, nalito ka na, tingnan mo. Bakit ka nalito? Brother
Brother Abdul Nasir, tama naman yung sagot mo pero baka nagkamali ka lang ng pag-type. Ano bang tama? Ano bang tama? 5,250 o 6,250? Yun lang naman ang tanong ko. Maraming salamat po, biyayaan nawa kayo ng Allah sa mga kapatid ko na mga nag-aral, nanood, na nagtiyaga. Biyayaan nawa kayo ng Allah sa inyong pag-upo, sa pagsasayang ninyo ng internet, ng oras para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pananatili natin sa bagay na ito, pag-aaral ng faraid, ay kabilang ito sa ginagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So pagbibigyan ko po yung iba na hindi pa po nakasagot ng tama, kung paano nyo maitutuwid ang mali na sagot ninyo. Sister Yasnia, isala, maunawaan nyo po sister, bakit po kayo mali? Brother Paraiso, hanggang ngayon, hindi mo pa rin natutumbok. Yung sagot ninyo, Abdul Nasir, tama naman po yan. Nagkamali lang po kayo ng pag-type. 5,250 ang sinulat nyo. Brother Muda, bakit ka nalito? Anong dahilan? Brother Godofredo, sabi nyo kung tama. Ang inyong sagot, Godofredo, tama. Wala pong problema. Tama po ang sagot nyo. Tama, tama. Okay. Sabi ko nga, nagkamali po kayo ng pag-type. Okay, so yung mga nabanggit ko sa kanina, nasabi kong mali, nagbibigyan ko kayo na sagutin bago natin sagutin ng final, bago tayo magpaalam, inshallah. Wait lang, magpapaalam pala natin. Ay, lumad na naman. Okay, so yung mga nalito, wag niyo pong kalimutan na i-review. I-review po yung mga tinalaki natin pagkatapos mo nitong live. So dahil wala na po magko-comment, ngayon ay sasagutin na po natin upang nalito na talaga si Brother Abdulaziz Paraiso. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatamaan. Tama, tama kayo Brother Ismael Guri, tama po. Okay, so sasagutin ko na po mga kapatid para po tayo makapagpaalam na. Okay, so narito po ang tamang sagot. So yung dalawang bint. Okay, so dalawang bint mga kapatid. Itong dalawang bint dito, automatic po yan, sa kanila po yung 2/3. Okay? So ito po, mga bint to iban, mga po at saka po sa tuhod. Nakita nyo, dapat po 0 po yan. Tama po ba? Dapat 0 yan. Okay? Dapat 0 po yan kasi nakumpleto na po yung 2/3. So, ang tatanggap ng matitira, ito po, Asaba bin Naps sana. Kaso lang, sabi natin kanina, may paliwanag po ako sa inyo kanina, isa po ito sa mga exemption sa faraid. Okay? So, dahil magre-reklamo po to, hindi naman po papayag yan, hindi siya tatanggap. Kaya magiging Asaba bin Ghair. Dapat Asaba bin Naps lang po dapat. So, Asaba bil Ghair. So, mangyayari po, sa kanila po mapupunta yung baki. So, ito po sila, magiging baki po sila. Sa kanila po matatanggap, Asaba bil Ghair po lahat. So, yung babae po dito, one. Ah, Sister Yasnia. Yung bintu iban po, Brother Abdulaziz, Brother Muda. Yung bintu iban dito, one po yan. Tapos, ito po mga ibon-ibon dito, two po yan. Two. Yan. So, ang total po nila, 2, 4, 6, 7, 8. 8 po sila lahat. So, ngayon, ang mana po nung dalawang bint dito, mula sa 2/3, nung 150,000 ay 100,000. So, 50,000 po ang bawat isa sa kanila. Okay?
So ngayon ang natitira po sa mga dito po sa kanila lahat, natitira po sa kanila lahat ay 50,000. Yan po ang kanilang paghahatian. Okay? So dahil sila ay 2, 4, 6. So alam natin na bawat ibon-ibon, dalawa po 'yan. Ha? Kasi mga lalaki po 'yan. Apo po sa tuhod 'yan. So magiging kapantay po nila ang kanilang tita, ibababa po natin sila. Kasi sabi natin kanina, kabilang po ito sa mga exemption. So 50,000, so 50,000 i-divide natin sa i-divide natin sa 8. Nakita niyo po? So pag divide natin sa 8, so ang babae dito, multiply mo lang yung total nung pag divide natin. So ang lalabas po ay 6,250. Tama po ba? Oh, 6,250 ang bawat babae. Okay? So ang bawat lalaki dito na apo sa tuhod ay tatanggap naman ng magkano kanilang tatanggapin? 12,500. Dubli po. Yan po ang tamang sagot. Okay? Yan. Okay, alhamdulillah. So, pa-comment na lang po kung malinaw na po lahat. Then, paalam na po tayo, inshallah. O, tama po. Divide po natin sa 8. Kasi ang sinulat po ninyo, brother, ay Sister Yasnia, ay balikan natin yung sinagot mo kanina. Ang isinagot nyo po ay, tingnan po natin ha, ang sinabi po ninyo ay 25K at saka ano, balikan po ninyo yung comment nyo, 12,500 each girl, ang sinabi po ninyo, at saka 25K po sa ibnul ibn. So yun po ang inyong mali. Ha? So sobra po yung ano, kukulang po yung pera pag ganun po ang ginawa nyo. So dapat po 6,250 lang po. So doon lang po kayo nagkamali. So tama. So diyan po kayo nagkamali. So 12,500 po dapat ang ano, ang mamanahin ng ano ng lalaki. Yung ibnul ibn. Ibnul ibn, ibn, then 6,250 po sa bintu ibn po. So inshallah malino po. So paki-review po mga kapatid para po hindi na kayo malito bago tayo lumipat bukas sa kalugtong ng tafsir ng ayah sa Quran sa Ayatul Miraf sa Suratul Nisa. So paki-review po Sister Yasnia. Sister Yasnia, pa-comment lang po kung naintindihan niyo po. Sister Yasnia, pa-comment lang po kung naintindihan niyo po bago po tayo ano, gusto ko lang po masigurado na naintindihan po ninyo. Pag dinivide niyo po sa 8 Sister Yasnia, ang tamang sagot po ay 6,250 po. Ang bintu ibn at 12,500 po ang ibnu ibn. Okay? Okay, Sister Yasnia, pa-comment lang po Sister Yasnia. Kasi isa po si Sister Yasnia sa nakita ko po na mga kapatid natin mula sa kababaihan na naging aktibo at sumabay po sa mga kapatid na mga kalalakihan sa pagkikipagpaligsahan sa pagsagot ng tama. Yung mga nag-PM po sa akin, pasensya na po, hindi ko pa po kayo masasagot mula dito sa mga nag-aaral kasi nakafocus pa po ako ngayon sa pagtuturo. Sister Yasnia, pa-comment lang po kung naintindihan niyo po. Sister Yasnia. Okay, alhamdulillah. Huwag din pala nawa kayo ng Allah, mga kapatid, sa inyong pagsusumikap na mag-aral kahit na hindi man kayo manalo. At least po, ang pinanalunan ninyo ay naunawaan po ninyo yung faraid kahit na po hindi yung pinakamalalim na usapin sa faraid. At least yung mga basic lang po na mga katanungan sa faraid ay inyo pong naunawaan. Kahit lang po itong tafsir lang po ng ayah sa Quran ang ating makukuha. Kahit hindi na po natin kailangan pumunta pa sa munasakat. Kasi 10 days lang naman po itong ano. Actually, seminar lang po ito online. Parang yun yung ginagawa natin.
Okay, so Sister Yasnia, kung hindi niyo po na ano, pwede po kayo mag-comment sa akin kahit private niyo na lang po ako. Okay, so hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa mga nagtiyagang manood. Hanggang bukas po, inuulit ko po. 6 PM Philippine Time, 1 PM Saudi Arabia Time ang ating pagsisimula ng pag-aaral sa Faraid. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.